yun. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ayan, kung mapapansin nun ninyo, lahat po kami busy. Ayan, naghabol lang ako, nakabarong pa, no? Galing sa meeting. Pero tuloy-tuloy po ang ating program. Ako, magiging mainit po itong ating balitaktakan ngayon pong gabi, no? Magiging exciting po ito para sa ating lahat. Pero bago yan, papatiin po muna natin ang ating pong idol, ang isa o sa mga veteran columnist ng Spin.ph. Walang iba kundi si Boss Homer Saison. Boss Homer, magandang gabi sa'yo. Morning, morning. Sino, Dodds, boss? Ayan. Oo nga. Good morning pala sa inyo dyan sa Chicago. Papatiin din natin. Ihuli na natin yung ating special guest. Ha? Papatiin muna natin ang aming editor-in-chief at big boss ko sa spin.ph, Boss Dodo Katakutan. Boss Dodo, magandang gabi sa'yo. Hoy! Stobadwa, magandang gabi. At parang nakabarong ka. Oo nga. Hindi ka naman siguro ano. Kaya, ano to, boss? May galing ako sa meeting. Dumiretso na ako dito. Kaya ito, hataw-hataw muna tayo. Pero teka muna, Boss Dodo, ah. Ipakikilala na ho natin ang ating guest. Ang dami nagre-request ho na maisama natin ito sa atin pong programa. Naging timely po. Napabilis po yung inyong request. Nahiya po kasi akong gising, alabalahin kasi ganitong oras po ang tulog nito eh. No, dahil talagang pang-beauty rest talaga priority. Walang iba kundi si Big Boss Chino Trinidad. Sir, magandang gabi sa'yo. Sir ka dyan. Ano ito? Libre ba ito? Oh, di ba maganda? Ibita kami honorarium dapat ito. Pwede. Si Boss Dodo at saka si Homer, pwede ng libre yan. Ako, hindi ako tumatanggap ng libre. Kaya padadala ko yung bildo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na kayo kung paminsan-minsan may maingay. May mga gumadaang eroplano dito sa mga lugar namin ngayon. Kaya minsan maririnig niyo. Pero hopefully yung usapan natin dito sa mga pressing issues ito na bumabalot sa Philippine sports, maklaruhan natin ngayong gabi. Magandang gabi, Boss Chief at saka Homer. Tamang-tama. Nag-isto ba niya sa kwan sa Chicago? Dili wala. Kahapon. Pero ngayon, very good. Unseasonably warm. Kaya nga, napaka-bright sa likod. Ayos yan. No? Sige. Okay. Slow, anyway, fire away. Okay. So, simulan na natin, boss, yung ating programa ngayong gabi. Ito na, mainit na mainit po. Wala ho talaga sa itinerary natin na pag-uusapan po ngayong gabi. Ito pong topic natin. Unang-unang topic natin. Ito pong kay Jamie Malonzo. No? So, pag-usapan natin. Unahin natin si Boss Chino. Boss Chino, ano ang take mo dito? At alam mo, marami ang nagtataka. Pero unahin natin pala si Homer. Homer, ano yung insidente na nangyari base doon sa pagkalap mo ng impormasyon? Boss Homer. Well, I was told na a racial slur was hurled on Jamie. There were two parties involved. Yung nakaaway niya sa video, may kasamang babae. Jamie was with another person who allegedly took the video. They were introduced na this is that, and then nag-comment daw yon, allegedly ha, because I cannot verify it yet. But I was told na nag-comment daw na, oh, kaya pala you like fried chicken. And which is a common slur here in the U.S. or among the African-American community kasi gusto nila ng fried chicken and collard greens. So naggalit si Jamie daw. That, I think, I was told, precipitated the fight. Okay. Pero, Boss Homer, ang pinagtataka ko dito, bakit hindi si Jamie yung aggressor? Kasi kung ikaw yung napikon, ikaw yung umaatake, di ba? Ikaw yung nanggugulpe. Pero ba't lumalabas dito, parang mas galit yung sinasabi nila na nag-initiate nung fight. Bakit ganon? Kasi tapos parang yung Jamie Malonzo, thinking na 6'4 pataas siya, parang hindi man lang siya nakapalag at wala siya sa tamang physicality. Well, apparently the video did not show na Jamie daw, allegedly, si Jamie daw ang naguna. He sucker punched the guy. Mm-hmm. And then when the companion of Jamie Malonzo started to take the video, yun na nagka, they were already holding each other. Okay. Or starting to grapple. So anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun, Boss Homer, na kumbaga parang ano to, edited na yung video, kinat na yung lumabas sa atin? Kasi pero nakakapagtaka eh, no? Dahil inamin din talaga
no, nung kampo na naglabas yung video, na kasamahan niya si Jamie Malonzo. Tama ba ako, Boss Homer? Yes. Yes. And I think from what I was told, you know, things happen when, you know, when people fight, the escalation tends to go quickly. So when people were introduced, ganito, ganito, and then the comment was made na, oh, you know, that's why you like fried chicken. So Jamie allegedly triggered by the what is perceived to be a racial slur, nag-sucker punch daw. So after that, then the person took the video and tapos na yung sucker punch ni Jamie. And then the grappling happened and then the rest we saw. That's what I was told. Pero kung nag-sucker punch, thinking na atleta si Jamie, bakit parang wala na siyang kalakas-lakas doon sa punto na napanood natin sa video? Parang talagang ano eh, bangingi eh, di ba, kung tutuusin? Well, if you see the video, he was hit by an uppercut. When Jamie apparently was trying to pick up his cell phone, he was hit by a vicious uppercut. Ito, may MMA background tong kalaban niya. We have to put that in context. And you can see the hip action, the way he swings his punches, the way he leverages his weight. So he knows how to handle his business. So when he got that uppercut on Jamie, Jamie was, kumbaga sa boxing, wala na, nahihilo na. So he was not able to defend himself. And there were also questions on his sobriety, which, you know, which may or may not be true. So that is the reason why siguro hindi siya naka-able to defend himself as appropriately as you would imagine sa isang tao na, you know, he could have easily outweighed this guy by 50 pounds and demonstrably at least a foot taller, pero nauna eh, natamaan na siya agad. Uh-oh. And kumbaga sa ano, it was a fatal blow, di ba? Hindi siya naka-recover. If you look at the video, he got sucker punched and he parang na-frozen siya for a few minutes and then he backed out, you know, like that should have been the end of the fight when he retreated. And the guy just out of his own rage, and we would never know the context until both parties speak. So hindi natin ano kung, you know, na angry na rin siya. So, but then yun, it's all about context. Yun ang sabi ng SBP. SBP said na, you know, the PBA already spoke, and he is, in their own words, is under the jurisdiction of the PBA, which I could understand kasi nga PBA player. But the incident happened when Malonzo played for Gilas and he was under the wing and of SBP. Appropriately lent. May mga ano na pinayagan na ano, he played for the Federation. So he was under the purview of SBP. So I don't know why they had to, you know, cede to the PBA. Okay. They could have issued a statement. Okay. Yes, Boss Chino. Boss Chino. Yeah, go ahead, Boss. Boss No? Yes, Boss. Malapit na ba ako, Resma? Bakit? Para si Poncio Pilato yung SBP, naghuhugas na agad ng kamay eh. pero Boss Chino, kaya nga, pero Boss Chino, ikaw ang tanungin ko ngayon. Ano yung take mo doon sa mga impormasyon na nagather ni Homer? And I believe this happened sa KFC BGC the night before Gilas faced itong Chinese Taipei nung Sunday, di ba? So, ikaw, kung pagdidikit-dikitin mo, if you're going to connect the dots, ano yung mga napansin mong mga flaws doon sa pagiging detalyado ng mga impormasyon na lumalabas coming from the camp of allegedly Jamie Malonzo? Ayoko nga lang narinig ko kay Homer. Alam mo to si Homer, mapakagaling to ito mangolekta ng information because of his connection. Ako, isa lang i-establish. One, anong oras nangyari yung insidente? Okay? Yan ang pinaka-importante sa lahat because you have to establish the place at yung time when it happened. Bakit? No, importante sa akin yan. Was it a Friday? Was it a Saturday? Okay? Kasi ang tanong dyan, kung member ka ng national team and you're supposed to be under observation for at that time, hindi malinaw kung ano ang tama mo, should you be leaving your room? And, okay, correct, as a member of the national team, everyone is holed up in a hotel in Ortigas. Why are you a key component of the team outside eating by yourself sa BGC while everyone else is in their room? Ako, yun ang tanong ko eh. Is this a case of being in the wrong place at the wrong time? Diba? Yung tanong, ang tanong na simple dyan is, anong business mo being there? Okay, sabihin na natin nagutom. Wala bang grab dito sa Pilipinas? Wala bang
Wala bang ano dito? Wala bang room service dito na lalabas ka? What is his business being out at that time of the day? Kasi obviously gabi yun. Okay? Alam mong nilaro, dapat ba lumalabas ka as a player? Yun yung sa akin. Itong anong to, itong naganap na ito, to me, is immaterial. Bakit siya immaterial? Kung pala siya doon sa lugar na kung saan ang galing, would he place himself in a position to be sucker punched and now being the subject of ridicule ng mga taong nakakakita ng video? Okay, yun ang sa akin. Yun ang sa akin. More of a question than a statement ang sitwasyon. Kasi ako, nandito po. Wala akong pakialam sa mga yung ginagawa ng uso ngayon, yung bashing. Gusto natin tumulong dun sa bata kasi sabi nga ni Homer kanina pag bagsak na yung tao, sisipain mo pa ba? Sa rules sa street, okay? Sa away, kasi ngayon hindi ko alam paano may pag-away mga bata, purutan lang yata, away na tawag nila dun eh. Sa batas sa kalye, nakadapa ang kalaban. Hindi na dapat kinasaktan pa. Dahil sabi nga ni Homer, tama siya. That is a sign of submission. Bumagsak na eh. Diba? Na ano mo na siya eh. Kung pagkasano, na-immobilize mo na eh. Bakit mo sisipain? Kasi yon magiging legal na ngayon. Asan yung umaatake na yon? Nag-takedown na daw ng Instagram niya kung totoo eh. Hindi natin alam. Kasi now, he remains to be nameless. Pero liable siya. Kasi Pero may nag-tip sa akin ng identity ng tao. Okay. May nag-tip na sa'yo. Gusto niya ng hint? Sige. Taga Ateneo. Bully. Search nyo na. Okay, sige. Bugbog o dignidad? Ha? Tatanungin ko kayo, bugbog o dignidad? Ha? Allegedly. Naalala mo yun, Boss Dodo? Pero ito, Boss Dodo, yung statement na inilabas nitong PBA, no, nabanggit ba? Kasi ilang beses ko nang binabalikan yung story natin sa spin, top spin pa ngayon. Nabanggit ba na intoxicated? Itong Jamie Malonzo, Boss Dodo, nabanggit ba? Wala. They didn't go into detail pagdating sa ano. And I specifically asked for details. Kasi, like Chino, like Commissioner Chino, ang concern ko was ano eh. Ang concern ko was yung Gilas eh. Kasi what's your business being out outside there at night? Diba? Na when you're supposed to be in Gilas duty, di ba? Yun lang ang tinatanong ko and no one gave me a straight answer. Sabi ko, when was it held? What were the circumstances that led to the fight? At saka, what's Jamie's business being outside, nandun sa labas? Diba? Oh. Walang sinagot siya, no? And they told me na wala pa raw binibigay na detalye sa kanila si Jamie Malonzo. So, tsaka boss, ang pinagtatanong like you, dito, I'm trying to fill the pieces. Oh. At saka isa pang gumulo rito, boss, sa pagkukonek ko ng dots is may COVID pa daw eh. Di ba, boss, do? Yes. Yeah. Ang explanation ng PBA, I think they're trying to clear yung statement ni Coach Tim Cohn after the Taipei game. Kasi sabi ni Coach Tim, he was suffering from dehydration dahil daw ano, kaya di siya naglaro. And lo and behold, just minutes after the game, I think you already released the video of the fight, di ba? So what the PBA was trying to say here was, hindi nagsisinungaling si Coach Tim. Hindi nagsisinungaling si Coach Tim na meron daw siyang COVID ng Sabado pa lang. And pagkatapos noon, tinest ulit siya Linggo, may COVID pa raw. So, ang alam mo naman, yung gastroenteritis is one of the symptoms of COVID, di ba? So, I think that's what they're trying to point out when they give the statement to us. Yeah. Pero ikaw, Boss Chino, sasagarin na kita ha, dahil ito lang yung segment mo. Alam ko, mag-beauty rest ka na. Pero ikaw, Boss Chino, no, ano yung nababasa mo sa biglang naglabas ng statement itong PBA regarding dito sa insidente ni Jamie Malonzo at parang lumalabas na parang toned down, 'di ba, na parang nag-apologize na siya, 'di ba, na nagsosorry na siya sa mga fans, sa PBA at sa Gilas. Ang tanong ko dito, is it even necessary at this point? Kasi ang hinahanap ng tao explanation at
kumbaga detalye kung bakit ano ang nangyari, bakit andiyan diyan, bakit nasa labas, may laro ang gilas kinabukasan, ah, baka kinaumagahan na ito eh. Pangalawa, bakit nabugbog? Ba't hindi nakapalag? Ang sagot dyan sa termino ng mga kapanahon na namin. Ang tawag dyan, boss, doon sa alala mo, contamination control. Bay, kabalo ka doon sa kwan? Sa termino na kwan ba? Contamination control. Yes. Nating list. This is contamination control in motion. Okay, syempre, ang bigat niyan eh. Anong bearing niya, di ba? The PBA just carry the brunt of yung backlash nito. Kasi yung PBA has always been there for the SBP, but not the other way around. Sorry, ah. Sasabihin ko na sa inyo, to put it bluntly, ang relationship should always be two ways, di ba? So, pwede ba namang may kasalanan doon? Tama din yung sabi ni Homer kanina, eh, no? Itong si Malonzo, because he was released to the national program, is by and large the responsibility of yung SBP. So they should have made sure na everyone was packed in bed. May ganun kasing disiplina eh. Hindi ko kasi alam itong generation na to. Sorry, Snow, Nico. Iniintindi ko pa itong yung terms of engagement dito. Noong araw, syempre, nagbubulakbul naman ng mga players. Huwag mo sabihin sa akin noong 1950s, 1960s, yung mga katulad nila Kaloy-Loy Saga, and it's well documented dun sa librong When We Were Champions. Tumatakas sa Athletes Village. But yung mga yon, alam nila na ano ang mga consequences of their action. Uulitin ko sa inyo, and I will be consistent. Hindi magaganap to kung hindi inilagay ni Malonzo yung sarili niya. Jamie ba? First name niya? Jamie Malonzo. Jamie, yes sir. Okay. Yes, sir. Nilagay ni Jamie ang sarili niya in that position, di ba? Alam mo nang, at saka kung sino man yung kasama niya, dapat, kinunan pa ng video, hindi ba dapat siguradong manasave yung bata? Ano kung habang sinusuntok mo siya, nabagok yung bata? Sino ang liable doon? Di ba? Parang, huwag na natin pag-usapan sino nagsimula ang everything. Di ba? Parang, again, uulitin ko, sa rule, sa engagement, sa suntukan, sabihin niyo walang rule, natigan niyo, balikan niyo yung video kasi ito gusto ko ito para kung, bay, parang kwan ba? Parang, hostels, parang play-by-play ng laban ni Manny Pacquiao. Okay, so mga coach, top, dalawa, kaliwa, yun. Meron sa nagilira. Balikang, ha? Alam nitong aggressor na to na walang laban yung isa kasi nag-retreat na eh. Nag-retreat na. Susundukin mo pa sa likod. Kung tawa, babagsak, tatamanis pa, di ba? Sa paul sa mga, bagsak. Susundukin mo pa, tutulak mo, tapos tatadyakan mo pa. Doon sa point na yun, it will no longer constitute or fall under what is termed as self-defense. It will now enter the realm of assault. So you say... Dapat na tumalikod na yung bata, ayaw niya nang masaktan, di ba? Hindi naman siya tumalaban eh. Break down the video and you will see, and the video itself will explain ano yung action, di ba? Again, wala tayong kinakampiyan sa punto na ito. What we have simply is video without audio, kasi importante yung audio when you break down an incident using recorded video. Okay, so hindi natin alam, hindi ba tayo abogado eh, hindi ba tayo magpapanggap na abogado tayo eh, pero base nga doon sa nangyari, unang-una, babalik ako, Snow, doon sa aking main concern dito, bakit nasa labas si Jamie sa ganung oras, no? Tapos kung nagugutom yung bata, yung pobreng bata, kawawa naman, pero yun nga, meron na palang kaso ng gastroenteritis. Nasaan ba yung medical team nitong SBP? Wala pa silang medical team na sigurado na hindi lalabas because he has to be under observation. Kasi ang sabi sa akin, at ito, diretsuhin ko na kayo, ang source ko, ay si Commissioner Willie Marcial mismo. Sabi niya sa akin, the following day, Saturday, si Jamie was tested and he was positive for COVID. Inulit yung test ng Sunday. And he was still positive, di ba? Kaya hindi siya napaglaro. Pero kaya nga kailangan importante dito, malaman natin the time or the date and the time when it happened. Di ba? Kasi lahat yun, magkakaroon ng bearing dito sa pagsilip natin. What we're trying to do is piece together and come up with kung ano ang maipipresent. Kasi sa day and age ito ng social media, Mosto at saka Comer, alam naman natin na madaling lagyan ng konklusyon ng storya kahit hindi buo.
Ang trabaho natin ng mga journalist at sinumpaan natin, itong trabaho na to is always get both sides, not just what we see, diba? But what is what's actually happening. We tease together everything. Yung sinabi ni Homer, diba? Ano nakuha mo, Snow? Ako wala namang nakukuha dahil Marites din ako, diba? Marites ako sa inyo eh. Pero sa akin ang consent, leading ko sa inyo, Jamie has to be given help. I mean, has to be provided with help, no? Yung kasi yung mental state ng bata, nabugbog. Tapos, pagtatawanan pa siya ngayon sa social media, sasabihin na, no ka ba, laki-laki mo, binugbog ka ng isang maliit. Pero, yung maliit na yun, hindi maliit, ha? He knows his, ano, he knows his craft. Alam niyo, makakapalakit siya. And he was out for blood. Pag tinignan mo, nakita mo yung rage nung panununtok? Oo. Nakita mo yung galit? Diba? Sa away kasi, minsan pag nasundok mo na ng isang beses, diba? Tayo naman, napapaaway tayo malimit. Diba? Ito, ako, natatakot ako. Diga mga, ayan ha. Nag-grapple. Oh, alam mo, wala sa wisho si ano eh. Pagdampot ha. Pag-i-stop mo doon sa point na yun. Tama yung ano eh, dinadampot. Kasi ngayon, ipipiece together natin. Oh. Tiga mo, rumitreat na. Tiga mo ha. Tinulak niya kasi dinadampot niya yung cellphone. Hindi niya magdampot ang cellphone kasi hino siya. Okay, bakit siya ito, hindi natin alam. Pero may cellphone ba? Teka Boss Chino, ulitin natin ha, may cellphone ba? Parang... Tiga mo, may dinadampot. Tiga mo, may dinadampot. Tama si Homer doon sa ano. Eh, parang inaayos siya yung... Wala ako nakikitang cellphone eh. Yan nga yung pinagtataka ko eh. Tiga mo, may dinadampot siya. Tiga mo. Oh. Yeah, it's either a wallet or a cellphone. But there's something there that fell on the ground. What, pero merong bagay na wala, malinis eh, oh. Malinis yung sahig eh. Para ampil, ako ampil ko dito, boss. Gusto na niyang kumapit sa sahig at siguro wala nang balanse o may vertigo na whatsoever. Tingnan niyo ha. Ulitin natin, boss, ha. Titigan mo ha. Ano mo nga, kaya mo bang ipalakihin? Kaya mo palakihin? Pwede, boss. Kaya mo palakihin yung video? On air. Palakihin mo yung video. Ayan. Sige. Yan, ang galing. Sige, zoom mo pa na konti. Konting-konti pa sa baba. Okay, huwag mo yan. Ulitin natin. Wala ka pisa, ha? O, yan. Sige. Wala eh, oh. Walang bagay doon sa sahig. Wala, oh. Tiga. Malinis eh, oh. Tsaka ba't walang umaawat, walang gwardiya tong KFC rin eh, no? Oh. Wala sa... Hindi, may gwardiya yan, oh. Ano ba yung nakatakip ang mukhang yun? Crew. Ayan, oh. Ah, crew. Okay. Pangalawa, sino ang kumukuha ng video? Tingnan mo yun, nakita mo yung suntok noon, yung intent noon? Oo. There was intent to hurt. Hindi, ako boss, nakikita ko dito boss, yung ano, ako tatanungin nyo ha, yung lalaki may galit eh. May halong galit eh. Parang kumbaga, ang dating rage. Sa akin, may rage eh. Ang dating ko dito, hayop ka ha, pati girlfriend ko, di ba? Ayan, may girlfriend eh. Di ba? Pwedeng ganun eh. Yung ganun yung galit niya, may personal eh. Di ba? Yung kumbaga, parang kung magkakilala sila dati ni Jamie, baka may atraso sa kanya, pinag-inita niya. O, at that point, no, at this, wala nang dinadampot, ano? Wala nang dinadampot. Wala dinadampot po siya. Parang ano na eh, papahinga na ako. Parang, hindi ko alam eh, kung ano yung gusto niya abutin dun eh, di ba? Ito namang ano, ito namang umatake, tingnan mo. Nakakita ng opportune time to attack kasi nakayuko na, di ba? So, tinitignan lang natin ha. Kasi hindi naman tayo taka sa away, di ba? Nabugbog na rin tayo ng ilang beses. So, alam natin yung situation sa ganyan, no? Yung engagement. Ito lang ako natatakot. Pero ito ko, Boss Chino, ito Boss Chino, tatanungin kita. Ayan ha, ipapakita ko ulit yung video natin. Pag ikaw ay lasing at ginugulpi ka, paano ka magre-react? Oh, I'm sure nalasing ka na rin at some point, di ba? Sorry, hindi ako nagugulpi pag lasing ako kasi makaamoy lang ako ng tapon ng tansa, nalalasing na ako. Hindi ka tulad ng tatay ko, ininom na yung isang swimming pool ng alak, hindi pa nalalasing. No? Ako, hindi, pero sa mga naobserbahan mo mga lasing pagka ginugulpi, yung pinakamasarap gulpihin, ha? Sa totoo lang boss, ha? Pag nasa inuman ako, yung mga lasing ang pinakamasarap gulpihin. Diba? Alam natin yan, yung lasing walang bearing. Kasi yung orientation nila wala, yung balance nila wala, di ba? Magugulong yan. Lahat yan, di ba? Kaya nga, yung sabi natin dito, magtatama-tama yan because isa sa mga options yan is to bring this case to court. Okay. Yun yung option. Kasi nasaktan yung bata eh. Nasaktan yung si Jamie. Meron din namang, meron ding side yung aggressor o yung, well, at this point, dahil sa video, no? Sasabihin natin aggressor yun. Kasi nga, putol eh. Mahirap kasing mag-conclude if taken out of context or
hindi natin kita yung konteksto kung saan siya nagmula. Kasi ano eh, ako boss, mahihirapan kasi tayo talagang pagtagpi-tagpiin at magbigay tayo ng talagang diretsyong pananaw natin dito sa insidente. Kasi parang sadyang gulo-gulo yung impormasyon na inilabas sa atin eh, ibinaba eh. Di ba, may COVID, di ba, na keso nag-sorry na, tapos ngayon may lumalabas na, di ba, may insidente nang nagalit yung lalaki. Ito ah, yung lalaki po, no, nagpapadala na ho ng filler sa akin, gusto kong magsalita sa spin.ph, no? So, hopefully in the next few days, no, magbibigay siya ng statement regarding this incident. Kasi, ito ang ano dyan eh, ang ano dyan, Boss Dodo, naniniwala ka ba na pag hindi nagsalita yung lalaki, siya yung magiging talagang may kaso rito, lalo pat sa video na pinapanood natin, siya yung talagang merong ano eh, frustrated murder o frustrated homicide yung dating nito eh. Di ba, Boss? Boss Dodo, ewan ko kung tama yung ano ko ha. Pero ikaw, Boss Dodo, ano sa tingin mo to? Sa tingin mo ba dapat magsalita yung lalaki rito para mas malinawan tayo sa kung ano talaga yung nangyari? Kasi may pagbablanket dun sa tunay na pangyayari na. Kasi eto lang o, sa totoo lang ha, kung hindi ko nilabas tong video na to nung gabi, ang paniniwala natin may gastroenteritis siya eh. Kaya hindi naglaro eh. Di ba yun din ho yung isa pang pinagtataka nakin? Ba't hindi nyo pa ho sinabi yung totoo na injured siya? Di ba? Basag po ang ilong. Hindi ho makakalaro. Di ba? Ba't sinabi nyo pa na, ba't sinabi nyo pa may gastroenteritis? No. Yes, boss. Correction. Correction. Hindi basag ang ilong. Ito talaga. Bubusin na ka pag ilong ang pag-uusapan. Ang lalaki ng ilong namin pare-pareho dito. Ako rin. Lalo. Ako rin. Second request palagay ko, dinimanda ka pa eh. Okay? Ang usapan dito is a bubus ego. Mas matindi yon, mas matindi sa basag na ilong yun. Kasi pag ang kasi isa na hulasan at nakita niya kung anong nangyari, ang nangyari sa kanya, yung ego niya ang nabubruce. Kaya ako, matagal pa yan eh. Yung nakita natin nga sumusundok bago pa magbuo ng story niya, bago niya ilatag yung story, process yan eh. Ang process na dapat dating gawin ngayon is to seek si Jamie Malonzo. The PB and the SBP should come together and lapatan nila ng tulong yung bata, si Jamie. Yung tulong. Yung dito sa panahon na ito, meron silang mga tinatawag na mental health remedies. No? Tulungan nila yung bata. Kasi ano yan eh, mabubugbog ng ridicule yan. Maraming sasabihin, di ba? Makakaharap siya, maglalaro pa yan, hindi pa naman tapos ang karir niya. At paliwanag, paligay ko ngayon, maliwanag na sa kanya kasi nagsalita siya sa spin, di ba? Sinabi niya, it's a clear case of miscommunication. Si Commissioner William Marcelli nagsalita, no, for him. So, nakausap siya ni Homer. Homer, ano sabi sa ini ano kanina? You were able to get in touch with Jamie Malonzo kanina, di ba, Boss Homer? Ang sabi lang, there's a message here, one second. Sabi lang ni Jamie, I know who I am. I know I'm strong enough to be able to cancel out the noise. If it were me beating him up, I would be more worried. I'm cool for real. So, balik sa point nga ni Boss Dodo being the aggressor at saka kay Chino. Hindi tayo nagpapanggap na abogado dito ha, but my background in as a major political science, criminal law 101 yan eh. A person is entitled to defend himself when there is an imminent threat to his peaceful existence. But the moment Jamie Malonzo had retreated, had backtracked, backpedaled away from the combatant, it was a sign that he was no longer a threat. Eh, hinabol pa siya. So yun na nga. And is that justifiable rage? Is that a continuance of the fight that began when he was allegedly sucker punched? So those are the details. Pero I think for now, tinanong kong SBP, if yung concerns ni Chino, whether, you know, what was he doing? Is there a curfew? Why was he straying away from the hotel instead of just ordering room service? Kung gutom nga siya. So tinanong ko, but SBP seems, for now, ha? They're laying down the arms muna, letting Jamie heal. Kasi bugbog na raw ang bata, and then if you discipline him, it would be like rubbing salt on an open wound. So for now, yeah. Ako lang, Homer, sorry ha, sisingit ko lang yan. But, yes. Di ba, administrator tayo, we're ang SBP and the PBA, eh kayo ang tagagabay sa mga batang katulad ni Jamie, di ba? Kasi, well, sabihin na natin nag-iiba kultura, may dugong Pilipino yan. But yung mga batang ganyan, they will have to be reminded if it is parang to the hard way, di ba?
hindi tayo pwedeng maghintay ng palamig because eh kung lumabas bigla si Jamie, nakabawi at biglang inisip na gumante, oh, edi lalong magulo, di ba? Yun ang sinasabi ko na dapat nilalapatan na agad natin ang remedy. And yung PBA at saka yung SBP, they're in a position to apply that remedy. Alalayan yung bata kasi hindi natin alam kung ano ang nasa isipan ng bata. Would he seek revenge? Would he hunt down itong kalaban niya? Yung apparently yung aggression. Hindi na apparently, but obviously, pagkatapos ka nung nagre-retreat siya, di ba? O, sabi mo, sa political science, yan yung rule na pagka-defense, di ba? Iba yung self-defense kasi. Pag nagre-retreat ka, same rule naman apply sa street, di ba? Yung sinasabi ko kanina. Now, ito yung tanong. Sabi mo, yung SBP is laying down their arms, saying na hindi mo naman siya papagalitan agad eh. Igag-guide mo. Yun ang problema kasi natin dito. Ang issue dito, uulitin ko ha, nandiyan na insidente, tapos na, okay? So anong gagawin natin? Aalalayan natin ang bata. Yung nagsisik ng audience sa iyo, Snow, na gustong ilabas sa spin natin yung kanyang side, tanggapin natin kasi everyone is entitled to be heard dito sa isang democracy para malinaw kung ano nangyari. Sakala natin siya pagpipiece together, di ba? At this point, yung may kailangan ng tulong, it is Jamie Malonzo. No less, no more, no less. Pero Boss Toto, ikaw. Boss Toto, ikaw ang I think ikaw yung mismo sumulat ito, no? Ikaw yung nakakausap kay Commissioner Willie Marcial nung story na to, tungkol sa story natin na inilabas kayo, yung top spin natin. Ano sa tingin mo yung puntong gustong gawin ng PBA dito, magiging next move nila? Kasi ako, kung tatanungin nyo dito, ha, may pananagutan dapat si ano dito eh, si Jamie Malonzo sa pagkaka-involve niya sa gulo na to eh. Unang-una, 'di ba? Alam naman natin na ang PBA mas konserbatibo 'yan eh. Dapat nung araw, 'di ba, na pag na-involve ka sa ganitong kaso, iimbestigahan ka. Bakit nandoon ka? Bakit ka nakikipag-away ng ganito kahit hindi ka sumuntok? Ba't ka na-involve? Anong rason kung bakit ka na nakipaggulpihan? Hindi ka naman gugulpihin kung bumaba ka lang sa KFC at bumili. 'Di ba? So sa tingin mo ba, boss, may parang gusto ng takpan ng PBA dito? O meron silang gustong pigilan na potential suspension na dapat ilalapat sa isang player na lalupas bit-bit mo yung national team? Di ba, boss? I don't know. Hindi ko alam yung motivation ni Willie Marcial. Commissioner Willie when he gave the... kung ano daw yung laman ng statement ni Jamie Malonzo when he talked to him, di ba? But the feeling ko is they just want to put it out there. Kasi I believe sooner or later, alam lahat nila na lalabas yung ano dyan eh, lalabas yung one, that Jamie Malonzo was the one involved in that incident, and two, the incident happened during his dealer's duty, which is bad, di ba? And of course, number three, he's a PBA player. Kung ano man yung motivation ni specifically ni Commissioner Marcial, other than that, hindi ko na alam. Pero ano ang consequence ito sa career nito si Jamie? Everybody knows na marami pumupuri sa kanya, maganda yung takbo ng career niya. Makaka-apekto ba to somehow? Sa magandang track ng kanyang career, pataas? I hope not. Pero ang ano dyan, ang initial damage na nakikita ko dyan is yung ano niya eh. Questions on his professionalism should surely crop up. Hindi man sa atin, hindi man sa publiko, but with his team and with the league itself, di ba? Kasi napaka-clear nun. If you're in dealer's duty, di ba? You're not supposed to be getting involved in such things, di ba? Tama ba ako, Com? Ikaw, Com, kung commissioner ka right now, what would you be looking at? What you'd be digging up? Ano bang dapat ano dito? Siguro, Boss Do, ang immediate na gagawin dyan, no? being a former handler of players, no? Una mong gagawin dyan is, tawagin mo na yung bata. Yung ganito kasing sitwasyon, no? Even before you think of what is termed as contamination control, no? Dapat kausapin mo yung bata. Okay? Kasi, in this case, bata is, I'm referring to Jamie Malonzo. Uulit-ulitin ko yung position. Ang ating position dito, no? Hindi ako, I am more than just a fan of basketball.
I am concerned as a fellow Filipino, no? Itong si Jamie, gusto nating matulungan kasi he needs help at this point. Bakit, di ba? Yun nga eh, meron kang Bruce Ligo and all. Ako nga, Mingo, kausapin siya ng direkto, hindi phone. Kasi, eh, pero may COVID eh. Ang problema ni Commissioner, limang beses, si Commissioner Willie Marzal, limang beses na atang nako-COVID yan pamula nung tumama yung COVID. Nausoy COVID. Parang early this year, na-COVID na naman yata siya or something. Pero, tatlo, rapat na best na pinatamaan ng COVID yan si Commissioner Willie. At kausap ko siya kaninang umaga. Nagbiroan pa nga kami kasi sabi ko sa kanya, pabiro ha, pabiro lang po ito. Pero alam niyo naman kung pag nagbibiro, malimit pointed. Sabi ko, ang gamot pala sa COVID, maglasing. Immediately, tumatawag siya sa akin, di ba? So, yeah, para na, para ako naman eh, alam niyo naman ako, hindi naman ako mahilig mong BS. Eh, tumawag siya sa akin. Nagkwentuhan kami, para nagpaliwanag kami, nakausap daw niya yung bata. So, ano kanyang habol? Ang habol niya dito, responsibilidad ng PBA, si Jamie, because iniloan ng PBA, in a way, ni-release ng PBA for national duty si Jamie Malonzo. But, sa pag-release niyan, no, yung responsibility ng PBA kay Jamie Malonzo did not end there, no? It now becomes, kumbaga sa ano, si Jamie is joint custody. Tama ba yung term ko, Homer? Yep. Is custodial now, rights and responsibilities. Oh, di ba? Custod, di ba? Para meron silang joint responsibility sa welfare ng bata. So babalik na naman ako doon sa aking issue. Kailangan ma-establish natin yung oras na naganap at ano ang business ng bata being out there nung oras na yon, di ba? Kasi kung ikaw ay vital part ng ating pambansang kukunan, should you have been out actually, di ba? Yun yung question. Pero more than anything, tapos na yan eh. Okay, kanya-kanyang remedies na yan, kanya-kanya ng pakipan yan. Babalik ako, Snow. Gusto at saka Homer, tulungan si Jamie sa point na ito. Tapos, kausapin yung parting involved, yung nanununtok na yon. Kausapin ng maayos. Kasi, pwede naman silang pagtapatin eh, bago pa sila. Kasi ang next niyan, magdadalahan na sa korte yan, di ba? Yan, boss, Homer, next, di ba? So, legal remedy yan. Pero even before it reaches yung courts or magkaroon ng legal remedy, pwedeng pag-usapan eh, di ba? Tignan natin kung ano nangyari. Pwede bang magkaroon ng tinatawag na even before kayong mag-step dun sa... Kasi ang legal process na pala sakit na ulo, di ba? Baka pwedeng ayusin nila yan, di ba? At maglabas sila ng joint na statement. At yun, managot ang mananagot. Ito ang isa. Snow, ewan ko kung isasama niyo pa ako sa mahabang kwento niya. Pwede pa isingit muna. Yes, ang dami mo palang fans, Snow, Paduan. No? Sikat ka pala. Ha? Ang dami nagpapas. Shout out dito. Grabe ka. Oh. Si Boss Otep Ronquillo ng ito. Parang kapatid natin to. Alos, no? Pa-shout out daw. Ano ito? Mga shout out na to. May bayad ba to? Si Father Vic Calvo ng Letra. Pati pa naman ikaw, Father, nakikichismis ka. Si Hero Hernandez. Oh, nag-screenshot pa siya nung ano natin, no? Si Chris Cometa. Oh, yan. Tapos itong si Francis Marasigan. Nanonood siya all the way from Austin, Texas. Ha? Ah, ang dami Texas mong fans to, ha? Nasa Texas yeah. Pa rin si Francis, ha? Talaga, no? Oo, oh, Francis. Boss Homer, eto, may nag-message dito sa ano, sa live natin. Eto, ha? Sabi ni Cory Buenaventura Arenas. So, sabi niya, Snow, please get your facts straight. I know Jamie personally and he will not do anything that will harm him, especially his career. He is a good guy. That man in white is saying racist words to him and he is out for blood. Get the CCTV footage of KFC so that everybody will know the real incident. Tapos may pinoint out siya dito, balikan natin, na ang pinupulot daw pala nitong si Jamie Malonzo ay susi. Okay? Susi. Susi daw doon sa... Keycard. Keycard sa hotel. Keycard ba o susi? Keycard. So, that's why we cannot see. No, that's why he was having a hard time. Okay, hindi niya makapakasi flat eh. Di ba? Pag, yes, correct. Parang katilipis ng credit card yan, hindi mo makakapaya, lalo na pag hilo ka, di ba?
Kasi hindi nga na, ang problema dito, so hindi natin nakita what transpired before the video entry was kasi, given to us. Hindi kasi natin ano eh, hindi kasi natin malaman yung punot dulo nito eh, no? Syempre, the PBA hindi naman uagad sasabihin yan as because hindi natin alam kung ano yung move na gagawin nila, no, regarding the incident and dun sa aggressor, no? But also we're waiting for the aggressor to speak up para malaman din natin yung side niya. Yan yung ano eh, no? And I believe in the next few days malalaman nun natin yung kwento talaga noong dalawang grupo. Pero ang sinasabi nga po natin sa ngayon is we're only basing yung atin pong mga sinasabi dun ho sa video na atin pong nakita. At yung video na amin pong nakita, eh, pixelized pa. Diba? Hindi ho ganun kalinaw. No? At hindi rin ho ganun ka-audible yun pong audio na nadidinig natin. Kaya nga po tayo ay nagbase lamang doon nga po sa statement ng PBA. At kung babasihan naman ho natin yung statement ng PBA, iba-iba. Diba? Sinabi nila, may gastroenteritis, diba? Tapos kinabukasan, may COVID na, and then eventually, nung lumabas yung video, sa tingin mo ba, Boss Dodo, kung hindi lumabas yung video, ganito usapan pa rin natin ngayon? No. No. Na ano na yan, na-swept under the rug na yan, I'm sure. Yeah. Oh, kasi actually, ito Boss Homer, yep. Boss Homer, saglit lang ha. Ito, marami, yeah, no, it's okay. Marami yung ang mga basher na pumasok ko sa page ko at tinahamon ako, duwag cash, no, nabayaran ka, bakit mo binura yung video? Ito, sasabihin ko sa inyo, ha, hindi ko ho ugali ang mag-post at buburahin. Okay? Pero yung tumawag po sa akin 2 minutes after na i-post ko yung video, isa ho sa pinaka-close ko na hindi ko matanggihan. So meaning to say, hindi ko alam kung yung tao na lumapit sa akin para i-take down yung video, eh, ang inutusan po, no, ng liga o kung sino man na pakiutusan mo naman si Isdo na ibaba yung video. 'Di ba? Parang merong silang gusto nilang mawala yung video. Actually, hindi lang naman ako nag-post nito eh. May iba nga nagsasabi, feeling mo Isdo nauna ka, pero may mga ibang nag-post. 'Di ba? Ako naman, no, pinakisamahan ko lang rin ho yung kaibigan ko na nakiusap. Kasi ang sinabi niya sa akin, Isdo, baba mo muna kasi jubilation tayo sa panalo ng Gilas eh. Baka matakpan, matabunan. Ah, oh, sige, sige, pare, para sa bansa, para sa bayan. Binura ko. 'Di ba? So ang point ko rito, ang point ko ho dito is, 'di ba, iba yung narrative bago lumabas yung video. So nagulantang sila bigla, 'di ba, na mayroong may possession. At ang isang tanong ko diyan, bakit lumabas yung video kung mayroong investigasyon na susunod dito po sa insidente? Yun din ang hindi natin alam na motibo, 'di ba? At ito pa ho, ang isa, yung video po na 'yan, no, wala hong mali kung lalabas yan because nangyari po yan sa isang public place at ang involved po ay isang public figure. 'Di ba? So kahit po sila Arnold Clavio, pinagpo-post na yan. Kaya ho yung mga hater na sinasabing delikado ka, Snow, eh dinaan ko rin sa abogado ko yan bago ko ho pinost ng ilang ulit. Pero ikaw, Boss Dodo, tingin mo ba kung hindi ito lumabas, Boss Homer, tapos na yung kwento eh. No? Wala na tayong malalaman. Mawawala siguro si Jamie ng mga dalawa, tatlong linggo eh. No, tingin mo, Boss Do? Yes. Yes, oh. Tama ka doon. No? Wala na tayong maririnig dyan. Dahil wala namang ano eh, wala namang mag-uusisa in the first place, di ba? Oo. So, anyway, nonetheless, that unless, Boss Homer, may gusto ko pang idagdag regarding this issue, lipat na tayo sa ibang topic at si Boss Chino, kailangan na rin natin pagpahingahin. Habang tumatagal na kasama natin yan, magiging mahal yung babayaran ko. Boss Homer. Ano daw? Snow, atanggap ako ng in-kind. Pagpa-deliver ka ng ano, manok at nagugutom na ako. Gusto ko yung nasa bucket. Papadala akong KFC, Boss. Nasa bucket? KFC. Nasa bucket? KFC. KFC. Pero ikaw, Boss Homer, you wanna add something? Bago siya po may pinagpadala ng message dito, si Hero Hernandez, meron daw nagre-react doon sa isang post ko tungkol doon sa Open 24 Hours kasi yung last ko na entry before si Jimmy Bucket. Oy, meron pang isa. Si Christina Maralit. Si Tina, yun. Pati ba naman ikaw, Christina Maralit? Nagpapa-shout out ka pa. Ano ka ba? Araw-araw ka na namin nakikita. May shout-out ka pang nire-request, Boss Dodso. Boss Dodso, yung sumpi natin. Lagi nating viewer yan. Si Mang Tinay. Si Tinay.
Ngayon lang akong pupunta rito, gusto ko pang magpa-shout out. O, konti na nga yung oras ko, mawawala pa. Pero, hindi nag-react dito eh. Okay, sabihin ko na sa inyo pangalan niya, bigyan ko kayo ng clue. Hirap magbibigay ng clue eh. O, ito, talagang concern siya rito dahil ano to, dahil problema nila ito sa team nila. Kasi, di ba, Hinebra si, ano, si Jamie naglalaro for Hinebra, di ba? Fighter siya ng Hinebra. So, nung i-pinost ko yung logo ng KFC, tapos nilagay ko open 24 hours, nag-react yung kaibigan natin, si Long Hair. Kilala niyo kasi ko si Long Hair, di ba? Ang eksaktong term niya, oh, sabi niya dito. Ano to? Ito, sabi rin ni Hero. Sino si Long Hero Hair? Hernandez, sa dati. Ano to? Nasa opisina ni Secretary Laguesma sa Dole. Okay. Dole, ito, pinagalan niya. Ayun, Al Francis Chua. Tumira ka pa. Ang ibig mong sabihin, bawal ba mag-post? Ha? So, Alay, bawal bang mag-post? Tanungin kita ngayon, diretso, di ba? Man to man, bawal mag-post? Ha? Pero huwag ko kayong mag-alala. Ganyan lang kami maglambingan niya si Chualay. Purutan lang sa singit, pindatan lang. Nanonood ba si Al Francis kayong boss? Tulog na ng ganitong oras yun. Alas 4 gumigil. Di ko wala. Pwede. Siguro yung mga kaibigan niya, ipo-forward to. Huwag ko kayong mag-alala. Ganyan lang kami maglambingan niya si Chualay. Kumbaga sa ano, sa basketball, didibdiban niya ako, ang laki niya, di ba? Sasabunutan ko naman siya, pagtakbo niya, pipreno siya kasi hahatakin ko yung ponytail niya. De, yeah, ano nang, pabalik ako, Snowboss Dodo, Homer, again to everyone, na magiging makulit ako dito. Being a former administrator and a caretaker of not just a league but the lives of our players, ang ating palaging primary concern is the welfare of our athletes kasi sila yung ano natin eh. Kumbaga, eh, they're more than just commodity. They are human beings. They are young. They should be guided, di ba? And they should be reminded ng kanilang mga duties and responsibility. Correct. Yung one moment ng pagkakalimot sa duties and responsibility ng isang Jimmy Malonzo, eh hindi natin siya dapat i-crucify. He needs help and we should provide him with help. Di ba? Yun yung ano. Yun yung sa akin. Sorry. Pero ako sorry, commissioner. Pero ako boss commissioner, ano ang point ko dito ay sana ito na yung pumutol sa mga ganitong gulo, no, sa bar o sa restaurant na ina-involve yung mga players dahil ang haba na ng pila nito eh. 'Di ba? Sino-sino ang mga na-involve, 'di ba? Meron tayo dating si Asi na involved before, si Eric Meng na involved din huyan sa gulo sa isang bar, 'di ba? Si Alex Crisano. 'Di ba ang haba ho ng pila si Terence Romeo. So ako ang akin dito, no, ang gusto kong i-remind dito sa mga players is dapat role models kayo ng mga kabataan eh. You should, 'di ba? You should watch yung mga action ninyo, 'di ba? Ingatan ninyo yung imahe ninyo dahil pag na-involve kayo sa ganito, especially in the age of social media, pag kumalat 'yan, i-judge kayo. 'Di ba 'yan pa yung magiging punto para matimbang yung inyong career. Meron ka ng mintis, 'di ba? Naalala ko nung nasa GMA ako, pinag-file ako ng report doon sa BGC dahil si Kiefer ba yung nasabit din sa ano, sa isang parang gulo sa isang bar? Si Kiefer yata kasi hinanap pa natin siya nung minsan eh. Nagkaroon din yata ng issue si Kiefer Avena doon sa isang bar sa BGC kasi si late night siya lang. Oh, pero, si Jerome Teng din. Pero alam ko, iba kasi Terrence yung sinasabi mo sa BGC, si Terrence. Hindi si Kiefer, no? Si Kiefer si iba yung issue din, di ba? Si Terrence. Pero kita mo ba? Pagkatapos nilang maano yung ma-reprimand or makita yung consequences of their action, nakikita niyo nagbabago. It just had alam mo Gusto at saka Omer at saka Snow, malungkot lang na umabot o humantong sa punto na nasaktan pa si Jamie, di ba? At this point we're not here to judge anyone, no? Kahit yung unnamed na person, no? he has his time and place para explain yung kanyang side of the incident, no? Ibibigay yan sa kanya, huwag ko kayong mag-alala. In the spirit of fairness, kahit na hindi ko kontrolado itong show na to at wala akong control whatsoever kay Boss Dodo at saka si Spin, in the spirit of fairness, bibigyan natin ang pagkakataon lahat o yung mga involved to hear their side. Diba? Kasi at the end of the day, hindi natin target dito yung magkaroon ng kakampi. Ang gusto natin, lumabas ang katotohanan at malagyan ng closure itong insidente na ito kasi ayaw nating nagaganap ito
sa ating kapaligiran, marami naman siya nung kaguluhan, dadagdagan pa ba naman natin? Correct, correct, correct. At saka sana dito, gaya nga nung sinabi ko, is maging lesson ito sa mga players, mga artista, yes. Di ba? Di ba na walang puwang sa karir nila to. And apart from that, dapat yun pong SBP o yung management ng koponan na humahawak ko sa mga players na to, dapat mas maging mahigpit pa. No, when it comes to guarding yung kanilang mga players. Dahil, di ba, they should know the whereabouts of these players. Dahil they should treat these people as VIPs. Dahil, di natin alam, yung kalaban pala, may pinadalang tao para, di ba, saktan o pigilan muna na makalaro itong mga players na to. Di ba, we never know. Di ba? So, yan yung isa sa mga dapat nating matutunan dito sa issue na to. Anyway, Boss Chino, maraming salamat sa iyo and we hope to have you again in the program, Boss Chino. Eh, ano ba susunod yung topic? Inising mo na rin lang ako, hindi lubusin mo na. Sige. Ano susunod yung topic? Yun. Oh, tayo muna. Sige, tama. Yes, tama. Yes. Ano tama. Ano susunod yung topic? Ang topic, ang topic natin susunod, Boss, eh itong gilas. No, ito tama, may mga inputs ka kanina, Boss Chino, na nag-usap tayo. I-out muna natin si Boss Dodo, ano? So, we'll just pause for a short break. Mag-a-adjust lang po kami. Babalik ko kami with Let's Talk About Gilas under Coach Steve Cone. Okay. Uy! Buti ka, nandito. Nandito ako sa ano eh. CDO eh. Buti kasama ko sila Almel D. Buti ka, tsaka sila Boss Ding. Buti ako kaya. Buti, hinihintay ako sa labas. Buti ka. Oo nga. Kumusta mo ako sa Pito. Oo nga. Yung mga OG. Mga... Mga OG you know, to, kasama OG. Si Junen Gracia, buto. Buto, oh, hindi ako siya labas, buto. Sabihin ko. Sabihin ko sa kanila. Sabihin mo sa hato, kasama yung hato ng tatay ko. Bago ka umalis, Boss Dodo, si Gaming Email, sabi niya, kita mo, pinapaalis ko na raw si Chino kasi bad trip ako sa office. Hello, kami nga po nag-invite kay Boss Chino, mababad trip. Eh, araw-araw, kung alam nyo na ko, alas 5 na madaling araw, nag-uusap kami ng isang oras at kalahati. At ako mababad trip, kaya nga namin inaya si Boss Chino para makapagbigay ng komento. Kami rin, buta nag-uusap niyan. Eh, nagtataka na nga yung asawa ko, eh. Baka sabihin na meron akong kabit eh. Kasi alas 4 na kumakain, nagbubulong ako doon sa may kusina, eh ang lipit ang bahay namin. Ang lakas-lakas ng boses ko, di ba? So, akala pa nga, kalain ng misis ko, may galaguyo ako. Lintik, pag nakita niya yung mukha ni Snow, ang gandang lalaki dyan, mahahalikan mo. Anyway. Aboy, oh. <Hello. laughs> Anyway, Boss Dodo, salamat sa iyo. So, kami muna sa kanila, Boss Chino. Mabilis ito, tatlong topic pa ito. Babalik ko kami, saglit lang, mag-a-adjust lang ko kami ng aming system. Hey, Mr. Commissioner, I am here, and I want to play in your league. Let me in. Hey, what are you scratching your head for? You need something to scratch too? Well here, take this. We have 3 cars so you can win up to 200,000 pesos. That's a whole lot of money. Peta, peta, I got, y'all. Ooh, Lord. Scratch it. I am so mad. I can't help but scratch my head. How can there be a basketball league that has a height limit? Huh? Tell me, where in the world can you find a league that disallows big man to play? All right, now that I am here in the Philippines, if I can't play, I will scratch. I have my Go for Gold cards, and this will be my new career. Superman, Super Scratch. Oh my God! Oh! Oh wow! 1,000,000 pesos! Peta, peta, I got a stink toe! Ooh, Lord! Hey, Mr. Commissioner, I am here, and I want to play in your league. Let me in. Hey, what are you scratching your head for? You need something to scratch too? Well, here, take this. We have 3 cars so you can win up to 200,000 pesos. That's a whole lot of money. Peta, peta, I got, y'all. Ooh, Lord! Scratch it!
right, we're back in the show. So, tuloy-tuloy po tayo. So, pag-usapan natin yung bagong Gilas Pilipinas, no, under Coach Tim Koh, no, we already faced Hong Kong and then Chinese Taipei just the other night. Unahin natin si Boss Homer. Boss Homer, anong take mo dito? Are you seeing a lot of positives para sa Tim Koh-led team? And ano yung mga kaibahan nito doon sa previous na coaching staff nitong pambansang kupunan natin? Before ko sagutin, no, I just want to make it clear, you know, para walang hindi ma-mislead yung listeners natin or viewers, I did not speak directly to Jamie. Kinausap ko yung isa sa mga close sa kanya, and then this was forwarded to me yung binasa ko. Okay. So anyway, yeah, I like what I'm seeing. You know, first of all, you know, as you may know, yung mga listeners natin, I was not a big fan of Coach Tim Koh inheriting the Gilas program because I thought, you know, it's hard. The only things that are easy to double task is walking and chewing gum. But if you are doing two jobs, high-powered, high-profile jobs, mahirap. That was my concern. But when I saw how he had handled this and the system na in place niya, selecting these 12 people, so I'm willing to give him a chance. And then I saw the two wins, of course. These are not faithful barometers kung gaano tayo kagaling dahil Hong Kong and Taipei are very bad at basketball. Pero nakikita natin the kung baga, you know, the small steps that we need to be better pagdating sa mga kalaban na, you know, were better than Hong Kong and Taipei. So, for now, I'm happy. Yun lang nga. The only tinge is the itong incident ni Jamie Malonzo. But insofar as Gilas, ang ganda. Shout out also to Kai Soto, really playing good. Yun ang sabi, his management firm, yung taga Wasserman Sports, I asked him about the erratic performance of Kai, inconsistent, Junior World Cup. Sabi, kasi hindi na utilized properly, we think that he should have had more playing time. And those two things are manifesting right now, ginagamit ni Tim Koh, and Tim Koh is heavily relying on Kai, and nakikita natin the performance on the side of Kai. So two great na nakita ko na Kai and then obviously the team starting to meld together. Snow? Okay. Ikaw, Boss Chino, anong masasabi mo dito sa Gilas ngayon? Kanina, maganda yung mga inputs mo, Boss. Kanina umaga, no, magkakwentuhan tayo. Ako, same yung sentimento. Sino ba naman ang hindi matutuwa? Nakita mo yung glow sa mukha ng mga fans. So, kasi dito talagang yung national team natin is owned by everyone. It is not owned by one person, di ba? Ano yan eh, pagmamay-ari natin lahat. Yung ownership niyan, meron tayong sense of ownership. Dahil ano yan eh, produkto natin yan, mahal natin yung sport. Gusto natin makita nag-boblossom yan. No? Eh, itong pagpasok ni Coach Tim Koh, ako isi-share ko rin yung sentiment niya. Ni Homer, na una skeptic ako kay Coach Tim kasi nandun din ako nung centennial, nung ipinipilit natin yung triangle na too late in the day na pagbandang dulo, bumalik din tayo sa isolation. Pero yung in-apply niya sa Hong Kong at saka sa Chinese Taipei, well, nandun pa rin yung play sa pinch post na tinatawag, yung pinch post play. Yung tinatawag nilang triangle, of course, na in-engineer nung the red, yung si, ang pangalan, ano ka pangalan by si Juan? Tex Winter. Red Hotsman, iba yun, ibang pinakita nun. So si Tex Winter, diba, talagang, alam mo, talagang in-embrace ni Coach Tim Koh yun. And to see yung players sharing, alam mo yung, sa Tagalog ba yung, ang tawag namin dyan ba, yung may extra bounce yung galaw sa mga TLC, yung paano mga players natin hindi mabigat, hindi katulad dati parang unsure sila of what they do. Ito pagpasok pa lang, yung Kai Soto, alam niya na po, poste siya, didepensa siya, tatakbo siya, magpo-provide siya ng extra help. No? Yung Carl Tamayo, alam niya, mag-facilitate siya, pagkalanganin, titira siya. Si Scotty, kukunin yung bola, okay? Mag-i-start, pag pwede siya, mag-hustle siya, okay? Yung Kiambao, alam din ang gagawin, di ba? All the others, si Brownlee, alam mo na yan eh, given na yun, di ba? So, anong sinasabi nun? Yung players are comfortable with the coach, nakaalam nila na may gagawin. Saka ang gusto kay Coach Tim, walang drama, di ba? Ano? Ikaw ba, Homer, nagsulat nun? Yung sabi mo, bereft all the drama? Yes. Ikaw ba yung nagsulat nun? Di ba? O, kita mo, binabasa kita. Ako lang yata na-chat-check, pasahin niyo mga sinusulat mo. Thank you. Enjoy ko basahin kasi
binibigyan mo ng a fresh perspective, no? Hindi yung sugar coating palagi and kiss asing na pagsusulat, di ba? Well, let's call a spade, di ba? Dito sa nakikita natin, it's a rejuvenated. Kaya nga ang tawag ko, okay na. At least yung Ascals, dinrap na nila yung gilas, di ba? Nakita niyo yung Ascals kanina. They announced that they are veering away and they are shedding yung Ascals image simply to be called the men's Philippine men's national football team. Yan yung itatawag na ngayon, di ba? Yung gilas, they stuck with the gilas. So, sige, so be it. Kung talagang gusto niya ang gilas, kung ano meron dyan, good, okay? Pero, ako, I have reason to believe na itong team na to is the team, the coach, and the organization that we should all be proud of. Ito yung dapat ginagawa natin, no? Bereft of all the drama, focus tayo sa laro. Kasi, break tayo ngayon, ang ganda ng momentum natin, pero makakaliskisan tayo sa darating na July pag nagsimula na yung Olympic qualifying tournament where we face Latvia and Georgia. Kung nakita nyo yung Latvia, hindi sila naglaro dito eh. Sa ibang zone sila naglaro, hindi natin sila nakita. Georgia, grabe yung dalawang teams na yon. Yun ang magiging tunay na sukatan if we are even to parang dream of making it sa Olympics through the back door or what is called the wild card or the Olympic qualifying tournament for the remaining slots na available for Paris. Ang bigat nun. Bay, ewan ko kung na-scout na ni mo ang Juan, ang Latvia. So it's a vastly improved team. Ang sistema nila kakaiba. Georgia is another surprise. Naglaro sila sa Japan. Familiar tayo dyan. And siguro later on, na tutulungan kita dyan. Yung sinasabi ko, enjoy na natin kasi nakita ko yung mukha ng mga tao eh. And we want to remain that way. Yung tipong win or lose, hindi tayo nabuburyong ba? Hindi tayo nabubuang doon sa team natin. Win or lose, kasama na natin yung national team. And I see those signs dito sa ginagawa ni Coach Tim Cohn sa tulungan ng PBA at sa kanong mga teams na involved dyan. Saka ang ganda kasi, alam ni Coach Tim Cohn, I just need 7 days. Okay? I just need another ganito. Okay? So yung mga stakeholders ng SBP, like the PBA, the UAP, the NCAA, hindi sila magkakaroon ng reluctance to release the players. Even the J-League or yung B-League itself would cooperate. Di ba? Ano to eh? Unprecedented ito if we look at the picture or the history of the SBP and how they have handled the national program before. Di ba? Tabi na natin yan. We've learned so much from that. Let's not commit the same mistakes that we committed in the past. Build up on what we have. The 2-0, ang ganda confidence booster. Prepare for July dahil yan ang tinatawag nating moment of truth. Pero maganda dito, boss. Tama ka, no? Malaking bagay yung impressive victories natin sa first two games natin dito sa first window for us to gain better momentum doon sa next round. At ano, iba yung ano eh, no, boss Chino, itagdag ko lang, boss Homer. Iba yung pakiramdam na manonood ka ng laro ng Gilas ngayon, na parang may kumpiyansa ka, may pride ka sa sarili na wala kang kaba na ano na naman kaya ang kahihiyan na lalabas. Di ba? Tsaka iba yung ang pakiramdam ng panonood ng Gilas ngayon under Coach Tim Cohn is that para ka nakasakay sa kotse, boss. Na alam mo yung driver, expert. Alam mo yung driver, di ba, dahan-dahan, maayos yung andar, safe kang dadalhin sa destination mo, hindi yung parang balagbag, di ba, na sumasakay ka ng jeep na hataw na papuntang Cogeo, di ba? Yung dati, parang jeep na hataw na papuntang Cogeo, hindi mo sure kung ano yung mangyayari sa'yo eh, di ba? So, anyway. Pero ikaw, Boss Homer, ano yung nakikita mo, ikaw, masanay ka sa international basketball, ano yung nakikita mo na chances natin? Ano yung mga nakikita mong positives nitong team na to for us to be able na to come up with more competitive campaigns dun sa next round natin? At crucial ito, talagang dito na matitimbang yung talagang kakayahan at readiness itong Gilas Pilipinas na to gain yung kanilang target for this 2025 qualifier. In game one, there was this most fascinating statistics na nakita ko was 33 assists on 38 made field goals. That to me is amazing. It shows na kumikilos yung bola. And it wasn't sticking, walang masyadong dribble, turnover. And that is how basketball has evolved. It's a passing game.
It's a guards game. And ang importante nga, umiikot yung bola. So, yun. But in so far as facing those powerhouses, parang nga sabi nga ni Chino, ang tamang sukatan, the really measure of how good we are will come from teams like Australia, New Zealand, Latvia, Georgia. And that remains to be seen. But if these are the pieces, we have... The good thing about this team is nandoon lahat. We have size, we have agility, we have mobility, we have shooters. So I wouldn't say complete team, pero we have the tools to compete with Latvia and Georgia. Ayun lang, yun lang. It's just it's the proof of the pudding nga is in the eating. But seeing this, I am parang ang sabi mo Snow is parang naka Uber XL. Alam mo na malaki na, komportable, may air condition, a driver, professional. So, it's beautiful to look forward to. Unlike before na, yeah, go ahead. Boss Homer, ang maganda dito, ikaw rin ang magdugtong ha, ang maganda dito is, di ba, nagpe-prepare pa lang tayo for the next window. Ang ganda na agad yung mga tune-up natin. Dati pahinga eh, di ba? Sa token text muna ako, di ba? Ganun yung nangyayari. Ito, nakita mo, nakalatag yung programa. Di ba, nakikita mo professionally laid out. No, yung plans no for Gilas Pilipinas. Isipin mo, 'di ba, lalabanan natin agad yung Latvia at kung ano-ano mga teams na mga pambato sa Europe, no? And take note, no? High tier teams itong magbibigay ng tune-up sa atin. And the fact, no, na napapayag natin ang mga teams na ito to play us. Kasi sa totoo lang, kung ako yung Latvia, ba't ko lalaruin yung Gilas, 'di ba? Wala naman akong matututunan diyan, sila pa matututo. So. Yeah. Hindi Latvia ang makikipaglaro sa atin o nag-imbita sa atin. Lithuania. Lithuania pala. Yeah, I'm sorry. Whatever that is, no? Nakikita mo yung respect dun sa Gilas ngayon and that, you know, nakakapag-establish tayo ng rapport with other countries, especially in Europe. Kasi sa Spin POV dati, boss, nung time ng dati, sinasabi natin, ba't nyo talin sa Europe yan? Okay, mag-invite kayo dito ng mga European teams para mas mahasa tayo. Kesa ang kinakalaban natin, Meralco, Enlex, 'di ba, Ginebra, Northport. Dati ganun yung mga tune-up natin eh. Minsan chinu-tune pa nga natin Ateneo eh. 'Di ba? So dapat higher level para pag angat mo doon, hindi ka magugulat at saka mas masasanay mo yung mga players. Ayun pa, isa pa maganda, 'di ba? Mas may continuity ngayon, tapos mas may exposure ngayon yung mga players. At sabi nga ni Coach Tim Cohn, gusto ko na rin yung 12 muna para at least yung mga bata motivated sila na meron silang security of tenure doon sa mga positions na hawak nila. Ikaw, Boss Homer? Yes, tama. I agree. Yung being invited by Lithuania is a validation na may respeto na. And we are also not settling. Dati, I mean, it doesn't make sense. You know you're gonna go to a competition na matangkad, mas mabilis yung mga kalaban mo, then why not work or go exhibition games with a team that could somehow be a replica of the actual opponent during the actual competition. So maganda, I mean, the strides that, you know, I admit I was so wrong about Tim Cohn. I thought he was not a program director. I thought he was not an administrator. But so far, every step that he's taken, magaling. And, you know, I'm behind Gilas all the way. But also at the same time, I will not cease to tell the truth. Kung may dapat i-criticize, then we have to criticize. That's part of the work of journalism. But at the same time, kung may dapat puriin, pupuriin din natin. And today, they deserve our flowers. Gave us 2 wins, 50 points. Dati tayo tinatambakan eh. And we get so tired of it, so frustrated. You get beaten. And then ngayon, nanalo tayo ng 53 points. By 53 points, it's such a nice feeling. So, nakakapaano nga, sabi nga ni an extra step, pep to our step. So, excited tayo sa Gilas. Tsaka maganda pa, yes. Ang maganda dito, boss, di ba yung kalaban natin, totoo ba yun, na $1 million daw per player kung tatalunin tayo? So, iba yung motivation ng kalaban, parang minanilang natin. Ano kayo, $1 million kayo dyan. Di ba? Kaya lang sinabi yun. Kaya lang sinabi nung leader ng Taiwan yan. Kasi alam niya, na kahit magbigay siya ng 1 million, there was no way that the Philippines, so si Coach Tim Cohn and the rest of Gilas and the SBP would even allow Taiwan to get close to yung team na alam nila yung the entire country was behind. Parang there was no way the Philippines was gonna lose. Kaya alam nung
Kay Muniz, leader ng basketball pero, association. Pero Boss Chino, ikaw tatanungin ko, kung yung dating Gilas yan, tingin mo magdadanggil ng ganun yung Chinese Taipei? Malamang. Malamang ano? Malamang oo pa rin o malamang hindi na? Malamang hindi. Okay. So ito, isa-isayin natin, Boss Homer, yung mga players. I'm sure napanood mo naman yung mga games ng Gilas natin. Sino-sino sa tingin mo yung mga nag-excel? Okay, you already mentioned Kai Soto. Ako, technically, babanggitin ko rin si Kai Soto, no? Dahil iba yung pinapakitang dedikasyon ng bata ngayon, eh. Iba yung inspirasyon niyan lumaro, eh. That means, di ba, nabigyan siya ng break or may nangyari behind the camera na sinabi si Coach Tim Cohn sa kanya, di ba, na posibleng gumising dito sa natutulog, no, na bata. No, ikaw, sino pa yung mga na-impress ka na mga players natin na nakikita mo could somehow be the foundation of the future of Gilas? Well, from a statistical point of view, yeah, obviously, Kai, nakikita mo, it's so, may visceral because it, the stats makita mo. And then obviously, Kiambao and Oftana. But there are also players, basketball is so unique in a way that one can be impactful without even scoring. You know, like Carl Tamayo, makita mo sa box scores na hindi siya masyadong nag-score. But then when you see him play, nagsiscreen siya, he boxes out, he passes the ball. So, you know, this was a perfect, I wouldn't say perfect, but a near perfect selection made by Coach Tim Cohn. And to me, itong si Kiambao, we say so much about Dwight Ramos, and deservedly so, as, you know, the face of Gilas, but Kiambao is looking really good too to be kumbaga ano a side A and A1 yung si Dwight Ramos is A and A1 siya, no, because he's good, he can score in multiple facets, he can guard obviously. Kita naman natin sa performance niya sa Dubai when he was averaging 18 points a game leading into the championship game. So yun, and I what really excites me also, Snow, is hindi pa nga natin nakita si Fajardo and AJ Edu. We have not assimilated them and that would only make Gilas stronger, di ba? So but for now, from what I've seen in those two games, it's not really enough body of work when you think about 2028 Olympics na ang dami pa nating games na laruin. And, you know, this team has been together only for what, 14 days of practice? So lots of body work, a little body work, lots of work to do. So far, so good. Kiambao, Malonzo, Oftana, and then Kai Soto, and then obviously Brownlee. We can't be this level of good without Justin Brownlee. Chino, ikaw naman. Ano sa tingin mo yung kailangan pa nating i-improve on? No, nakikita natin puro positives, eh. No, ano pa sa tingin mo yung gusto mong i-develop o nakikita mo posibleng maging butas at maging problema natin as we move up doon sa windows nung qualifiers natin? Boss Chino, anong gusto mong pa-improve? Ako, isi-share ko yung sentiment ng isang nanonood sa iyo, no, si Robert Viola. Yung gunning from the outside, alam naman natin na kapag ka international play, di ba, yung mga layup kahapon, enjoy natin yan. But again, di ba, hindi, sabi nga ni Homer, hindi naman natin kapeso itong Hong Kong at saka itong Taiwan, di ba? Pero pag dumating tayo dun sa Latvia at saka dun sa Georgia dun sa Olympic qualifying tournament, tapos yung next window ng ano, yung next window nitong FIBA Asia qualifiers for 2025 is where we will face New Zealand. Isa na namang test yun, di ba? Yung New Zealand, mga malalaki yan, eh. And you would need that threat from the outside to open up somehow and to give opportunities dun sa ating mga sasalaksa at magkaroon ng threat sa labas. Kasi di ba pagka ganyan, dapat lahat ng aspect mo, threat ka. Ito lang gusto ko idagdag kung kay Kai Soto. Ngayon ko realize, punta ka sa D-League, punta ka sa Magic, yung mga camp na ganyan, punta ka sa Japan, nakadalawang teams ka, nandito lang pala sa Pilipinas ang way para ma-recognize at ma-realize mo yung iyong potential. Kay Coach Tim Cohn, tama ka. Anong sinabi ni Coach Tim Cohn na itong si Kai played superbly? No? Kung ano yung potential niya? Yung nakita natin na Kai Soto, the two games, hindi ba yun yung Kai Soto? That's sabi ng mga Amerikano, barely scratching surface, no? Sa potential ni Kai Soto. Although na-delay ng konti, I think under the guidance of Coach Tim Cohn,
At yung confidence na ibinigay sa kanya, na alam niya na siya yung go-to guy, na big man, tama yung sinasabi ni Coach Tim doon. Itong si Kai can become the next most dominant man, big man in Asia. Okay, yun isa. Nakalimutan natin si CJ. Si CJ Perez. Nawala yung mga mukha natin. Parang naging buhay na lang. Naku. Teka. Napindumin mo kami, napindut ako. Teka boss ha. Ayan. Ayan. Teka lang. Sabihin ng mga tao Sabi ko, ha? Hindi nagtuloy-tuloy yung kay Soto video. Okay. Hindi, okay lang yun. Yung isang nga, dapat bigyan din natin ng, ano dyan, ng credit dyan. Yung CJ Perez, no, pagkatapos ng championship, pwede siya nagbakasyon. Ba't anong ginawa niya? 2 days after, nag-report dun sa Inspire. Nag-practice with the team. So, alam mo na itong mga batang to are there to promote themselves, but to provide help, no, and stability dun sa ating pambansa. Di ba nakakatuwa yung gano'n? No? Si, yung mga players, okay, Japet Aguilar. Wala na siya dapat dun eh. But because injured yung big man natin, na si, yung dalawa, si Edu, si AJ, at saka si June Mark. Anong ginawa niya? Nag-announce na siya ng retirement niya from National Pay. But when the call of country on and flag and country came, nagdalawang salita ba? Di ba? Ito yung sinasabi ko na so, ano na natin, i-push na natin yung positivity. Di ba? Yung negativity, palagay ko na natangay na nung mga previous administration, kung sino man yung mga yan. Magpasalamat din tayo sa kanila kasi kung hindi nila tayo inilupog sa putik, hindi natin mai-enjoy kung ano ang mga fruits, early fruits. Ha? Pero ako, isishare ko yung sentiment ni Coach Tim Good. Malayo pa tayo sa ano sa katotohanan, sa form that we can say that we can contend at first yung talagang Asian level. Kasi kailangan makita natin yung Japan dahil din yung mga makakatapat natin. Japan, for the first time in 88 years, tinalo nila ang China. So anong sinasabi nito sa program ng Japan? Yung program ng Japan talagang pagano'n, pasibat, pataas ng pataas, parang ang trajectory nila pagano'n na to, ang ganda pag tinignan yung program, no? Not to say tayo walang pag-asa. Ano tayo? Nasa rebuilding phase tayo. Nasa parang kare-reboot lang natin dito sa ating tinatawag na panibagong gila. So, ayun, pwede ba 'yon? I-analyze 'yon. No, lumapit sila and it seems like wala pa yata ang sagot kay Boatwright eh. Diba yung, I think it was Spin who wrote it, not me, na lalapitan daw, they're sending feelers. So I don't know yet, tatawagan ko nga, I will, kasi close siya kay Rakosevic, yung dating import ng Converts na I talked to as well, interview ko. So hopefully, malaman natin, but for now, walang klarong ano, there's no definite panggalawan. There's no marriage yet. Wala pang marriage. Wala pa. Ano pa lang, baka nililigaw ang mga courtship pa lang. Nasa pero, party pa lang sila ng... Pero ako, Boss Homer, dito, kung ano ha, ito baka magalit naman yung fans si Justin Brownlee. Ano? If we're looking at the future of Gilas, we should already look at other naturalized players dito because, you know, Justin is not getting any younger. So, it will be the best way. I'm sure, alam ni Coach Tim Cohn yan, ano? Dahil... kung may magaling na coach dito sa Pilipinas, sa isa o sa nasa 1, 2, 3 o baka number 1 yan si Coach Tim Cohn. So, perhaps alam na niya yan, di ba? And yung process for naturalization, hindi ganun kabilis yan eh. Di ba? So, dadaan sa mga proseso yan. Tapos, pag may natapat pang ibang mas mahalagang batas na binabalangkas yung pong mga solons natin, eh mas lalo malalagay sa backseat yan, di ba? So, siguro ngayon, tama, Boss Omar, no? Alamin na rin natin yung sitwasyon ng kay Boatwright at alam ko si Tyler Bay, di ba, ng Magnolia, pinag-aaralan din for naturalization and may iba pang prospect. Boss Omar, isa pa pala. Boss Gino, maputol lang kita. Yung import, yung binanggit pa na NBA player dun sa list para sa Asian Games, yung nilista nila Butch Antonio, anong lagay nun? Joke time ba yun? Yung si, ano pangalan nun? Yung mga viewers natin, nakalimutan ko yung pangalan eh. May nilagay silang NBA player dun. Na nung inilabas yung 44 na ipinadala sa Asian Games na hindi pala eligible, di ba may isang NBA player ang bumuyang-yang? No? Yeah, I know. It's, yeah. Nasa dulo ng anak ko. I know exactly who you're talking about. Yung sentro na lang ang Atlanta Hawks. Oo. Yung sentro na Atlanta Hawks. Oo, oh, yes, Atlanta Hawks.
sa Atlanta Hawks. Ito, hintayin natin mag-comment yung mga tao para maalala natin. Ano ba to? Ano, yan, ikaw, yan. Ikaw may mga contact sa NBA. Totoo ba yon, boss? Ayun, si Okongwu. Si Okongwu. Di ba si Onyeka Okongwu? So, Boss Homer, ano, may nakausap mo na ba yung kampo ni Okongwu regarding that? Kung meron talagang... No. Kung meron talagang ano? No. No, pero, you know, the protocol is, kung may interesado ka, obviously, you go to his agent. Kasi yung NBA naman, they don't frown on... Ang NBA, di sila mabilisan na pumapayag na player ng player nila sumasali sa national team because of the risks. Kasi how it works is that you, if you're an NBA player, like let's just say Snow Badua plays for the Chicago Bulls, yung insurance na binabayaran ng team sa'yo, it is not covered kung lalaro ka ng FIBA event. Correct, correct, correct. So if you get hurt in a FIBA event, your NBA contract would not pay your insurance. Ang mangyari niyan, because under the uniform contract, player contract of the NBA na every dollar is guaranteed, di ikaw ang babayad lahat sa player instead of the insurance paying 80% of it. Kaya nga, so that is why... May porsyento yun eh, di ba? May porsyentong babayaran yung Pilipinas dun eh. Kaya pag tumaas yung paycheck ng isang player, minsan nata-turn off na yung Pilipinas sa balikan eh. Di ba? Yeah, In the case of Jordan Clarkson, when they have to pay a kinatawag na premium, they have to pay for his insurance because that would cover in the event that Jordan Clarkson gets hurt and could no longer play in the NBA, then there is a ano may ano siya may bayad siya to compensate for it. And I think in the case I may be wrong here, I parang $12 million yata yung ano yung matanggap niya, but the premium was around ang nabayaran yata ng SBP, if my memory serves me right, kasi si Butch Antonio pa ang team manager dati, somewhere in the vicinity of about $600,000 yata to insure Jordan Clarkson. Boschino, aside from Justin Brownlee, we still have Ange Kwame, and siguro kung healthy o kahit pa paano, maibabalik niya yung at least 80% of himself, si Andre Blatch. Pero what do you think of Ange Kwame, boss? Do you think he will fit the system of coach team coach, especially that yung sa isang dun sa tama ba Asian Games is maganda rin yung ipinakita niya at nakapag-gel siya dun sa system nitong si coach Tim Cone. Alam niyo, walang bawal sa pag i-stack o sa paglalagay ng mga players yung naturalized players natin because ang dami nating tournament na paglalaruan eh. At saka remember that this is not a one-time big time. This is a four-year journey. Sinabi ni Coach Tim Cone, di ba, ang target ko is the Paris and the Los Angeles Olympics. So that means ngayon at saka 4 years after, maraming magaganap doon. Si Justin Brownlee ngayon lang, di ba, nagpapaalam na dahil buhay niya yun, basketball. Kukuha siya ng offer sa, siguro sa Asia o kung saan siya pwede sa Europe, paano kung yung team na yun, na sasalihan niya o yung liga eh magtatama dun sa ating mga qualifiers sa sasalihan both the Olympic at saka yung Asian qualifiers. Ano mangyayari sa atin? Wala tayong standby player, di ba? Of course, si Justin Brownlee deserves to play doon sa Asian qualifiers natin. He deserves that. Yung matapos yung performance na ginawa niya doon sa Asian Games, tapos yung mangyayari sa kanya, yung episode niya doon sa pagka-test positive niya doon sa derivative ng cannabis, di ba? Yung self-imposed na kanyang suspension, okay? Na binigyan ng credit ng FIBA, binigyan siya ng shortened suspension, di ba? Deserve at this point ni Brownlee ang every inch on every game that he plays for the national team. At karapat-dapat na kasi bihira tayo makakakita ng isang player na katulad ni Justin Brownlee na wala man dugong Pilipino but he has embraced what being a Filipino hooper is all about. Diba? Kita nyo naman, diba? Kinakarga niya sa baligat yung Barangay Ginebra. Tapos nung huli sa Asian Games, kinarga niya ang pag-asa ng buong bayan. So, nararapat lang na ibigay sa kanya ang pagkakataon na ituloy ang paglaro hanggang meron pang best years. But gaya ng oras, hindi natin alam ang limit. Hindi natin alam kung gaano kalayo kayang dalhin ni Justin Brownlee ang kanyang game. Kasi nga, siyempre, pag dumadagdag ang edad, nagdi-diminish yan. But at this point, he remains serviceable, he remains dedicated to the national team.
at yan ang hindi mapapantayan ng kahit na anong halaga ng salapi. So, and he remains to be the best option pa rin, ano, for our naturalized. Kasi glue guy, eh. He knows how to lead yung team natin, eh. Diba? Tapos, especially that coach Tim Cone, to coach Tim Cone pa, alam yung strengths and weaknesses niya. So, talagang siguro mga 2 years, or at the most 3 years, no? Andiyan dyan pa rin si Justin. Yeah, ano yan, alam ko maraming fan si Jordan Clarkson, di ba? Ito, sanay naman tayong bukaktihin yung mga lintugas ng mga basher na yan, eh. If I had a choice between si Bramley at saka si Jordan Clarkson, sabihin mo nang magaling si Clarkson, titira sa labas, titira. Pero maraming nagagawa si Justin Bramley. At isa dyan, alam niya ang pulso ng Philippine basketball. Alam niya kung ano ang pagtatakpan even before the problem presents itself. Correct. Si Justin Brown, more than the tangibles, he is also Mr. Intangible. Correct. He does a lot. Yung sinasabi ni Homer kanina, the term there is the intangibles, di ba? Nakita nyo, nung wala si Justin Brownlee sa Ginebra, iba yung galaw. Kasi nga, hinahanap mo na may kuya ka na may sasandalang ka, na alam mo nakapag kulang, si Justin, hindi na iintayin dumating yung problema, susolusyonan niya na. Yun ang what is special about Justin Bramley. Bay, ang imong i-refer kanina kung tungkol kay Tamayo, those are what is called the intangibles. Yes, at correct. Term that I learned from my late boss na si Carlos Bobong Velez ng Vintage Enterprises Incorporated. Palaging sinasabi niya sa akin, not only look at the numbers na nandun sa stat line, but look at the intangibles. Correct. Yung numbers na hindi nagre-reflect but it contributes to a team's winning or the team's correct being a solid contender. Intangible. Correct. Yan is both tangible and intangible. Yan din yung naging basihan siguro, boss, nung sa Best Import Award last time. Di ba, a lot of people are saying dapat si Boatwright, dapat si Tyler Bay, di ba? But eventually, yung sa Phoenix yung nanalo. So, sa intangibles, tinignan ng media yan, kaya mas malakas yung boto niya, eh. Diba? Pero ako, boss, eto lang ha, to be fair with Jordan Clarkson, Jordan Clarkson is Jordan Clarkson pa rin. Diba? Ang tanong lang ho kasi dyan, nagamit ho ba ng tama si Jordan Clarkson? Kasi kung babalikan ho natin yung gilas, diba? Kung babalikan ho natin yung gilas before, nagamit ho ba ng tama si Kai Soto? Eh, si Kai Soto, isa ho sa mga impressive players natin ngayon, eh. Diba? Kaya nga po yung mga vlogger nabubuhayin ng hublo, uy, si Kai Soto nagkakaroon ng second coming, diba? Eh, kasi nagagamit ho ng tama. Diba? Eh, sa tingin nyo ba, kung si Team ko nagagamit dito kay Jordan Clarkson, hindi ho niya matatap ng tama yung potential niyan? Diba? Eh, kahit naman ho ako, diba boss? Kahit ako ang coach nung kalaban ng Gilas dati, bantayan nyo si Clarkson. Tapos na laban, naki Clarkson lagi, bole. Diba? Kasi nanonood tayo. May tendency ka panoorin si Jordan Clarkson. Pero you're right. Si Jordan Clarkson, hindi magiging NBA player ng matagal yan kung hindi rin siya Mr. Intangible, di ba? Correct. Marami rin siyang gila. Kasi pwede yung magdala ng bola, pwede yung tumira, pwede mag-facilitate. Ang problema mo, paano mag-facilitate kung hindi alam kung saan pupunta yung mga players at panoorin siya? Kasi nga, under a system that everyone shares the wealth, si Jordan Clarkson will definitely thrive. So ang ganda-ganda ng choice, oh. And being professionals and being contributors to a national cause, si Justin Brownlee at saka si Jordan Clarkson would know kung saan sila gagamitin. Halimbawa, para sa Olympic qualifiers, Jordan Clarkson ba? Kasi ang kailangan mo itanong dyan, available ba siya doon sa schedule ng qualifiers, di ba? But yung qualifiers natin in July sa laban natin sa Latvia and the Georgia, meaning off-season na ang NBA. Pero dito sa OQT na itong Asian qualifiers na to, fit yan sa schedule para kay Justin Brownlee kasi makakaalis siya, makakapag-seek siya ng employment somewhere, come back for yung Commissioner's Cup na may import, tapos maglaro siya doon sa ating next window. Kailan nga next window natin sa Asia? November na ba? Yung November, I think so, na yeah. Kalaban natin, yes, na news. Yata, yeah. Yes. Di ba napakaganda ng Philippine basketball where you have, huwag na natin tignan yung mga Boatwright muna at yung mga, sino yung isa, Tyler Bay ng Magnolia, di ba? Yes. Tignan natin yung dalawa natin because we have two outstanding players na iba ang gamit
But yes, in tama ka, so intriguing na makita kung ano ang ilalaro ni Jordan Clarkson under the coach team code system. Correct. Ano yun? Intriguing yun. Ganda tingnan ng isang kaabang-abang. Kasi ako nga po, kung baka kung si Justin Brownlee po yung ginamit ni Chot Reyes, baka pinagmumumura nyo rin ho si Justin Brownlee. Di ba? Ay, matanda na si Brownlee. Di ba? Pag-retire nyo na yan. Nakakasisi yung pang-naturalize din nyo. Di ba? Move forward na tayo. Kalimutan na natin yun. Hindi, hindi kasi ako, boss, pinagtanggol ko lang rin si Justin, si Jordan Clarkson kasi naawa ako, binas eh. Eh, panoorin nyo yung laro niya sa NBA ngayon, Boss Homer. Di ba? Yes. Okay. Pinag-aagaw pa rin ng mga teams eh. Di ba? Ako nga ako, kinabahan ako kay Clarkson nung nakaraang World Cup. Alam nyo kung bakit? Baka bumabay value sa NBA nito, biglang i-trade to eh. Di ba? Eh, buti nga ako, hindi nangyari eh. Okay, so lipat. Boss Chino, lipat na tayo sa next topic natin. Tapos pagpapahingin ka na namin kasi puro trade na yung pag-uusapan namin. Alam ko, medyo out of loop. Meron lang ako, idadagdag bago ako magpaalam. May isa pa, boss, may isa pa tayong topic. Mabilisan na lang ito. Yung tungkol sa pagpapa... Ay, ito, tama-tama, commissioner ka, di ba? So, pag-usapan natin. Pero ano yung gusto mo idagdag, boss? Hindi, mamaya, pag-usapan yung dalawa. Ang spelling pala ngayon ng conduit is... CNDOIT. Can do it. Hindi na can do it. But can do it. Anything you want, you can do it. Ito, boss, speaking of conduit sa PBA, ito yung mga ano pa, yung mga Facebook page diyan. Alam mo ba, boss, na may move na yung MVP group at yung ibang mga team sa tanggalin na yung indirect trade ng mga sister teams sa dapat dumaan ka pa sa conduit. Ang katuwiran nila, sabi ko, batatanggalin nyo, di lalo lumalayan. Sabi ko, di lalo lumalayan. Kasi ganun din naman, naiikot-ikot din naman nila eh. Sabi ng mga nakausap ko from the MVP group. Oh, so, mukhang magugulat tayo bigla yung sister team na bawal mag-trade diretso. Eh, sabi ko, mas lalo kayo mapependeho niyan. Di ba, baka biglang mawala na lang yung Terra Firma tsaka itong Northport sa PBA dahil wala nang pakinabang. Boss Chino? No, Omer, at saka sa mga nanonood sa atin dito, hindi nyo ba nare-realize kung hindi pa ito nagaganap? Yung PBA from a duopoly has now become a monopoly. Ha? Oh, hindi nyo nare-realize? Oo. Oh. From a duopoly, it is now a monopoly. Oo nga eh. Correct. Ha? Hindi, ako kasi, ako eto boss ha, hindi ko rin masisisi yung MVP group eh. Especially now that, you know, the SMC group is leading the charge sa Gilas. Eh kasi they owe SMC eh. 'Di ba? Pinahiram ng mga player. Kasi kahit naman hindi pa ho yung SMC ang coach ko yon, tsaka team manager, eh medyo pinagbibigyan nila, nagtatakip mata na lang sila sa mga nangyayari sa PBA kasi pagka kinalaban nila, hindi sila makakahiram ng player, kailangan nila sa SBP sa Gilas. 'Di ba? Yan din yung naging problema eh. Pero ito boss, bago tayo lumipat. Bago tayo lumipat sa next topic natin, kailangan ka namin dito, maganda yung next topic natin. Tanungin lang kita, boss. How would you rate itong ginagawa ng SBP starting at the Asian Games ngayon? O, ayan, kasi a lot of people are saying, puro negative si Chino, banat na naman sa SBP. Diba? Eh, kasi yan din na nakikita natin sa Facebook mo. Kung may ipupuri ka naman ngayon, boss, at sasabihin positive about the SBP and what's going on dito sa national team natin, ano yun, boss Chino? Naghahanap ba kayo ng resibo? Sino ba noong eve ng Asian Games ang nagkaroon ng balls enough to say that the Philippines was gonna beat Jordan and that we were gonna win the Asian Games gold medal? Ang pangalan yata doon, si Chino Trinidad, eh, ginamit pa niya yung SMNI. Parang yun yung sinabi niya. Now, ako hindi ko i-dignify yung mga bashers. No? Ako kasi, ito lang ang bibigay sa inyo. I study the history of a Philippine basketball because I want to see the trajectory where it's headed. No? Kasi pag alam mo ang history mo, uulitin ko sa inyo, you would be able to predict the trajectory. Hindi mo sasabihin na accurate ka, di ba? Pero uulitin ko sa inyo, gusto nyo, post ko pa uli, di ba? Sino ang gago na magsasabi at that point that we will even medal? Bago pa lang umalis yung team, di ba? Kaya tayo, gaya lang si Homer ba o si Boss Dodo nagsabi kanina. Kami hindi kami nandito sa business na to criticize for the sake of criticizing. Sinasabi namin sa inyo kung anong nakikita namin. Pag nakikita namin na negatibo, di ba manatan kayo? Pag may ginagawa kayo tama, di pa pupuriyan namin kayo.
that by and large is the role of journalists, di ba? Hindi kami influencers. Dahil unang-una, wala kami may influence sa inyo. Okay? Kayo, dapat, hindi kayo nagpapa-influence kung kani-kanino. Kung kayo nasa right frame of mind, you will have to be able to make your own decisions and, kumbaga, impose yung inyong opinion. Everyone, up to this point, is entitled to his or her own opinion. Ang opinion ko, ang ganda ng simula ng SBP under the leadership ng sino itong ano, si Atty. Erica? Ng, Erica D. Erica D. Oh, Erica D. Erica D. Si Atty. Erica D. Sa ngayon ang ED natin, okay? Sa dami ng kailangan niyang linisin, okay? Napapagalaw niya yung federation, yung SBP, which is good. Ngayon, kung meron mga pabigat dyan, Atty., hindi pa tayo nagkakamit eh, no? Pero ito lang sasabihin ko sa iyo. Alam ko you're woman of substance na sundan, well, marami nag-tip sa akin kung anong nagagawa mo and yung record mo would speak for itself. And I'm trying to address the new executive director. Yung executive director, alter ego ng ating president yan. So kung anong gagawin ni Attorney Erica, our executive director, Attorney Erica D. Okay? Ito lang, pag nakakita ka ng mga pabigat, sipain mo, ilaglag mo, itapon mo sa basura and make sure na ma-incinerate na because we don't need yung mga pabigat dyan sa SBP. Meron pa eh. Hindi pa tapos sa cleansing. Okay? Make sure that lahat na magpapabigat sa'yo dyan, tanggalin mo. Para yung program natin will just progress. Actually, ginagawa na ni Al, dalawa na yung natatanggal eh, di ba? Hindi lang natin alam yung mga nasa baba pa ng mga no-namers doon. Madami. Ito ang sasabihin ko sa inyo, sorry for the term ha, pero marami pa rin kupal dyan sa SBP na yan. Okay? Yan yung mga dapat ma-realize ni Attorney Erica na hindi deserve ng SBP yung mga pabigat dyan sa ating National Federation. Weed them out, eliminate them. Kasi kailangan natin gumalaw na. Matagal na masyado tayong maraming mga bagay na nag-bear down on the federation. Di ba? Yan ang non-governmental organization na may red tape eh. Di ba? And ako boss, isa ako sa nagsabi dati na Boss Al Panlilio, yung presidente ng SBP, pag hindi mo tinanggal yung mga pabigat yan, pangalan mo na sisira. True enough. Di ba? Yun ang nangyayari. Every time may palpak, si Al Panlilio ang magsosorry. Di ba? So, command responsibility. Kaso, hindi maganda eh. Hindi maganda tignan eh. So, ako, nakikita natin ito na maganda na yung mga nangyayari ngayon. At least, no, we started with Erica D. And then with Coach Tim Cone. And then, hopefully, itong Richard Del Rosario. Diba? So, sana mga changes. Diba? Si Coach Chard, alam niya nang ginagawa niya. Alam niya yung tahimik. Hindi mo yung makikita nagtatatarang, nagsisigaw doon. But si Coach Richard knows his basketball in and out. Alam niya kung ano ang kailangan ni Tim Cone and he provides the excellent complementary moves or decision making na ginagawa ni Coach Tim Cone. Itatapon sa kanina ni Coach Tim Cone, ipaprocess niya and they will come up ng malinis at alam mo na ang proseso ay maayos at alam mo it is for the sake of the national program. Yun para sa akin, gives me much hope dito sa panibagong gilas natin under the SBP. Oo nga, Boss Chino. Ano? At saka, bansa ho natin kasi yung nakasalalay dito, hindi naman ho yung pangalan lang nung produkto na inyong basically ini-endorse ng madalas. Eh. So, it's about time na nabansa muna. No? And, dati kasi, boss, ang isa parang mali sa SBP tsaka sa gilas natin, junket yung nangyayari sa biyahe nila imbis na matuto sila. Eh. Di ba? Junket yung... Bakasyon. Ang nakakatawa dito, hindi katulad ng mga nakalipas na panahon, si Coach Tim Cone, alam nila ni Coach Richard na ito ang oras that should be dedicated to an honest-to-goodness program. Hindi yung dalawang buwan, tatlong buwan, na kung ano nag-aaralin, learning experience, bullshit. Di ba dito? Well, hindi masama ang learning experience, di ba? Basta ang gagamitin mo, you learn properly. Diba? Yun ang sasabi natin eh. Hindi bawal ang learning experience, but you have to apply what you have learned. What is experience when you do not apply what you learn and you have to learn the proper way? Yun yung just to put it in context, to, yung in proper context, no? Hindi po bawal ang learning experience, no?
ano pa yung proseso kung hindi tayo matututo, but to be able to apply what you have learned and know which is right and which is wrong. Yun po yung ano, yun po yung issue. Actually, ako boss, sa totoo lang, ang intindi ko sa learning experience, palusot na lang yun eh. Palusot na lang yun. To save face na lang yun eh. Diba? Para sabi, ay, hayaan muna natin sa dyan. Natututo nga naman sila. Diyos ko, ilang dekada na kayo dyan, nagle-learning. Anyway, balik, tapusin na natin yan. Wala naman na siya eh. Diba? Sana wag nang bumalik. Diba? Sana pag nag-world, pa-World Cup na si Team Cone o pa-Olympic, sana walang babalik. Diba? Isara nyo yung pinto. Diba? Isa ako sa haharang sa SBP, sa opisina. Yung SBP, opisina nila dyan sa may TV5 eh. Isa ho ako sa tatay yun. Huwag ka pumasok dito! Ganun, di ba? Boss, you know? Hey, boss Homer. Bakit hindi natuloy? Bakit hindi, Homer, tanong mo dyan sa host natin. Bakit hindi natuloy yung dinner date nyo? Eh, wala eh. Oo nga. Oh! Hindi. Why? Why? Actually, ang masakit dito, boss, di ba nagamun siya? Okay. O yung mga nagsasabi ng ganito, harapin nyo ako. Di ba? Tapos nung sinabi ko, ako, nagtaas ako ng kamay. Nag-text sa akin. Wag na tayo, nakita tayo soon. Sabi, oy, sige, sir, saan tayo magano? Spin po ba? O One Sports? Sabi ko, hindi, dinner na lang tayo. No cameras, just the two of us. At di, umasa naman ako kasi baka ako makapick up ako, magamit ko sa spin. Diba? Bigla lang nangyari. Lumabas na siya bigla doon sa ibang mga entity. Mga pinuri siya. Ay, congratulations, sir. It was a blah, 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 blah. Alam niyo na yon yung mga, mga program yon. Boss, hindi power and play. Yung isa, yung kila Dayan Castillejo. Ayun, tapos maya-maya, lumabas na ho siya doon sa program nila Sol Mercado. At sinasabi ni Sol Mercado, any one of you who want to say something bad about Coach Tim Cone, we're inviting you to show up in this program. Eh, paano sasagot yung mga Pilipino? Puro kayo Inglesero. Di ba? Sige nga, may mga Pilipino. Dudugulang inong na mga yan eh. Anyway, bago dumugo yung tatanong dito. Ano sabi, boss? Ay, before in question, ano daw yung sinasabi mong, ano ba yung motor club? Motor club? Ah! Eh, sa PBA motor club, sasagot ako kay ano, Rico Mayer Rapper eh. Kasi nagka... Mamaya na. Ko siya eh. Mamaya. Mamaya na. Sasagot ako. May matinding announcement ako dyan. Mamaya na. Ayoko na nakaharap si Boss Dino eh. Baka bigla na naman ako. Hoy! Ina mo! Tumigil ka dyan. Okay, eto na boss. Lipat na tayo sa next topic. Hintayin nyo yung sagot ko sa PBA motor club ha. Hintayin nyo. Eto, magugulat ko kayo rito. Oh, eto na. Lipat na ho tayo sa next topic natin. Unahin natin si Homer. Eto, Homer. PBA po kasi, babalik na sa three conference format. So, all Filipino, and then Commissioner's Cup, and then Governor's Cup. Yung Commissioner's Cup, binabaliktad nila yan. Tsaka yung Governor's Cup, nagiging third conference, depende sa trip nila. Diba? Boss Homer, do you think it's about time that the PBA looks at regularly inviting foreign teams na maglaro sa liga nila every last conference or mid-conference ng tournament para naman magkaroon tayo ng variety? Boss Homer? Yes. According to a research, no. You know, there was this research I read. I have no first-hand experience. Ha? Eh, yung mga lalaki daw cheat on their partners because new sex is exhilarating. So, if you have to take that template for the PBA, nakita natin, when Bay Area Dragons played, it was new. It was something new, something they haven't seen in a long time kasi sanay lang sila sa Blackwater, Terra Firma, all those teams that don't do anything remotely close to good basketball. So nakita nila yung Bay Area Dragons, masaya, nasisihan ng mga tao. So why don't you ride on that interest level and then go with it? You know, imbitara, it's a good idea. It was not a coincidence. I know na because it was Hinebra, maraming mga tao, but because kahit na hindi Hinebra yun, kahit MVP group na team yun, I think puno pa rin ang arena because you have created this parang rivalry nga, us against you. Hindi necessarily Hinebra, but us. Filipino, PBA, kalaban itong foreign team. So on that note, I'd say yes, the PBA should consider doing it permanently. No. Okay. Even, you know, yeah. It doesn't even have to be a foreign team. Team that can acquit themselves well. Like yung MPBL champion. Like, oh, ang champion sa season na to, imbitahin natin. Strong group. Diba? Strong group. Pwede rin. Diba? Pwede rin. Oh. Yes. Or all-stars ng NBL. Or all-stars ng whoever. Anything that is new. Kasi you can only take so... The eyes can only take so much punishment. You watch Blackwater play. You watch Terra Firma play.
Sino bang manonood nun? Diba? So, why don't you add another facet, another team that can actually compete? I'm sure masisiyahan. And saka, the PBA would be doing its fans a favor. Tsaka especially now that the PBA is very much active sa Gilas, it's about time na they expose itong mga players natin. Not just yung nasa Gilas pool, but all of the players sa iba't ibang mga kompetisyon. Kasi nakakasawa na eh. Kayo nga po, di ba? Ewan ko lang si Boss Chino kung ganun din sa amin ni Boss Homer. Di ba nagsasawa din kayo? Sasawa niya. Misa naghahanap kayo na iba. Di ba? Ganun din po yung PBA eh. Di ba? Pero hindi ko inaano yun. Ini-encourage kayo ito sa sinabi namin. Joke ko lang ho yung sinabi ko na yun. Pero ikaw, Boss Chino, being a former commissioner, do you think that's doable sa setup ng PBA or they can devise a shortened conference para hindi naman din ganun kabigat yung gastos eh. Baka kaya nga ho na bankrupt itong Bay Area dahil ilan buwan ho sila lumaro sa PBA eh. Di ba? Nakatira sa ano, sa pinakamahal na hotel dito sa sa Shangri-La. At tapos yung gym nila, yung pinakamahal na gym dito sa Pilipinas. Oh, yung Kerry Sports ba yung tawag ko. Talagang ano yan, talagang it was bound to happen yung akala nila only fans yun. Di pala hihingian sila ng resibo. Siyempre, sa ganyan, no, hindi porque binigyan ka ng free rein para ikaw ay gumastos, eh, magiging labis ka doon. Well, siyempre, gusto nila, nandun sila, one-stop shop. Pero tinitignan dapat nila, saan sila naglalaro? Gano'y yung length ng lalaroan nila? Di ba, mas malungkot ngayon. Wala na yung Bay Area Dragons. They had to disband because of yung inability to sustain yung kanilang operations. Alam mo, ang ganda panoorin, di ba? Yun ang hinahanap mo eh. Ilabas. Kasi when you play amongst yourselves, di ba? Anong sukatan nyo ng ano? Anong sukatan nyo ng progress nyo? Kayo-kayo lang naglalaro. Para lang kayo nag-i-intercolor o nag-i-inter-barangay. Kayo-kayo nagkikita. Huhugot ng import. Huhugot ka ng mga players sa college. Parang gano'n. Nothing more than just a glorified inter-barangay. Pero ang hirap kasi pangunahan ng PBA board dahil patatalino naman niya mga yan eh. Hindi naman mailalagay yan dyan eh. Ang pakiusap lang is sa mga members of the board, always put league first. Sorry ha, kasi ako po ay nagkaroon ng pagkakataon na maging understudy nang nasirang si Attorney Rodrigo Salud, yung original na Commissioner Salud. And I saw his drive, his passion to always think of ways para ayusin ang liga at gawin itong yung exciting, gawin itong dynamic, di ba? Yung hindi yun ano eh, silang dalawa nung si Bobong Beles, no? Naghaharap sila ng paraan para yung tawagin na ang PBA would always present something new. So this is a call dito sa ating PBA board na ito. Malimit naman kayo nagpa-planning, malimit naman kayo namamasyal sa ibang bansa. Ano ba naman yung i-consider nyong tignan yung inyong paligid, di ba? Protektahan nyo yung inyong television. Magpasalamat kayo dito sa SPIN. Kasi kung hindi nyo pinagsigawan yung problema nyo doon sa television na iniiwan kayo sa gitna ng ere, di mapipilitan pa si Commissioner Marshall na sabihin na RPTV is now the new home. Kayo lang ang liga o kayo lang ang nakita ko na tournament na ilang sa loob ng isang season, eh, una, pinataya ng kuryente doon sa A2Z. Pangalawa, nasuto, ano yun, iniwan sa ere ng CNN Philippines, di ba? Pero buti na lang, may landing spot. Naging RPTV. Hindi pa sinabi sa inyo na hindi alam ng mga tao kung saan tayo panonorin ng freeware. Hindi pa kayo gagalaw para i-announce kung ano talaga yung dapat pinapanooran. Di ba parang, it is your duty and responsibility to make sure that you make the PBA accessible not just to those who subscribe or meron mga pang Wi-Fi. 75% of the Philippines is still on television. Hindi alam mo, natin boss, pwedeng ganyan. 75%! Tsaka nalungkot ako dyan, boss. Di ba marami tayong nagulat na, wala nang A2C coverage. Nung pala, nasa RPTV na. Tapos alam na nila all along na titigil na yung A2C. Eh, ba't hindi nyo in-announce? Napakasimpleng announcement na starting on this day, di ba, hindi na tayo lalabas sa A2C because we already have a new partner in RPTV, which is a VHF chan. Di ba? Wala man lang gumawa nun sa inyo eh. Kaya nagkagulo-gulo. Ano na? Di ba? Saka na yung point, not for anything, no? Malaki utang na loob ko sa PBA, sobrang laki, no? Sino ba,
sino pa naman ang isang cantoboy na si Chino Trinidad makikilala, pakikinggan at kahit papano paniniwalaan kung hindi dahil sa PDA. Nagsimula ako ng 1990 dyan and I owe the PDA a lot. Hindi porque wala akong personality dyan, that means I can turn my back on family. I never do that. Hindi mo pwedeng iwanan, hindi mo pwedeng iwanan ng isang bagay na minahal ka, minahal mo at minahal ka. Ako magsasabi sa inyo na hindi pa nabubuo ang PBA. I was already there dahil in-expose na ako ng tatay ko. Liga years pa lang 1973, so no, nandun ako sa scene na yan. Nakita ko, maglalabas ako ng isang picture, makikita nyo yung founding fathers of the PBA led by the late Emerson Cosepin. Ang PBA hindi na nila alam kung sino ang founding fathers nila malamang. Tanungin mo, bawat isang board member dyan, sino ang mga original? Yung mga pangalan na sila, Sir Domingo Itzon, sila Sir Pepito Castro, yung mga pangalan na yan, yung mga naalala ko na nandun, si Sir Paing Itzanova, yun yung mga name na naalala kong nandun. Bata ako noon, 1975, I was 7 years old, pero naalala ko pa kung paano binuo ang PBA and to be able to make yung grade of at least become one of the radio commentators. Pero Boss Chino, isang tanong lang, may pag-asa ba na maging commissioner ka ng PBA? Sa MPBL, nadidinig-dinig ko na mukha kinukonsider ka na. Sa PBA muna, Boss, may pag-asa ba na maging commissioner ka ng PBA? Gusto mo ng totoong sagot? Yes, Boss! Wale! Bakit? 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 Itanungin mo sila. Dito ah, yung magiging PBA commissioner daw dapat 'to ka-close ng board, no? Una-una siguro para may trust sila, kilala nila yung Caracas, 'di ba? Dahil malaking pera rin 'no ang PBA eh. 'Di ba? And of course, saka, meron silang interest na pinoproteksyonan. 'Di ba? Okay. Ako makakatulong ako sa PBA by just being the voice of reason for whatever purpose, pero para i-consider yung sarili ko, i-consider yung PBA. It will never happen. Not in this lifetime. Maniwala ka sa akin. Alam nyo, yung uupo kong commissioner ng PBA, makakalbo. Kasi oh, hindi nyo, may gusto siyang gawin, hindi niya magagawa eh. Di ba? Dahil hindi naman siya masusunod eh. Di ba dapat ang commissioner, ikaw ang mag-i-implement ng policy na ikaw rin dapat ang bubuo at babalang. Eh kaso, nasusunod yung mga nasa likod. Tapos pag in-implement mo yung policy, hindi po eh, mali ya. Ayusin mo to, ganito yung bata. Hindi, ito ay nakasulat. Hindi, ganito yan. Iikuti, isi-circumvent nila. Yan nga lang yung sister team trade na yan, bawal yan eh. O na-circumvent nila, kumuha ng mga conduit. Di ba? Sasakit ang ulo, makakalbo. Di ba? Misa naaawa ako kay Willie Marcel eh, kasi siya ho yung nakaprant eh. Di ba? Parang andating nun eh. Di ba, Boss Homer? Parang andating yes. Nun eh. Andating nun eh, may ginawa ho sila na kinakagalitan ng tao. Willie, takpan mo kami. Ganun na nangyayari, di ba? And I'm sure hindi papayag si Commissioner Tito Saludon. At kung sakali mag-MPBL ka, Boss, handa ka, ganun din sila ito. Alam ko. Okay, anyway, Commissioner, yeah, Boss Homer, go ahead. I feel so inferior in this podcast kasi ako lang ang hindi commissioner. Both of my esteemed partners here are commissioners. So wala akong administrative background, ha? Ito mga damit ko, Boss, no commissioner pa ako sa MPB. Yun na nga, parang... Oo nga, nag-meeting kasi ako kanina. Sa klan. Ako bilid dyan. Oo nga, anyway. Ako bilid gusto mayaman. Oo nga. Mayaman dyan na... Why? Hindi porque hindi ka commissioner, hindi ka karanggo, no? Yung experience mo following for the longest time. Dikikit mo pa yung commissioner, no? Boss, humawak sa liga sa Cebu yan. Ano ka pa, down to earth lang yan si Homer. Kaya may experience. Anyway, Boss Chino, hindi ka na namin pupuyatin pa dahil mamaya pag-check ko ng cell phone mo ng mga 3:30, Chino Trinidad online. Alam ko na, hindi ka naman natutulog din halos. Pero kailangan mo na magpahinga, Boss. Maraming salamat sa'yo. Every Sunday po at 2 o'clock to 3:30 sa DCME, no, 15:30 sa pinakakanan o kaya sa page show, DCME, i-follow nyo po. No, pa DCME, larong... DCME tsaka Larong Pilipino sa DCME kasama niya si Errol Kabatbat na Boss Chino Trinidad. Salamat sa promotion. Boss, minsan ilayin ka namin lagi kahit mga ano lang kahit mga pang 15 minutes na nahiya kasi ako na pagtagaling ka kasi wala akong pambayad sa iyo. Napaka basta, mga, basta, oo, basta, kung sinasabi niya na bakit.
Oh, papadala ako, boss, ha. Kita tayo minsan, pizza tayo dyan sa BGC. No, sa BGC. Hindi na, gusto ko Kentucky Fried Chicken. Ah, Chooks to go. What about Chooks to go? Be loyal to local. Go local. Wala na yan, tapero yun. Okay. Anyway, boss, sino... Ha? Nadidinig mo pa ba sila? Ala na, di ba? Tahimik na eh. Di ba? Okay, anyway. Boss Chino, maraming salamat sa iyo and we hope to have you again in the show. Boss Chino! Bye. Ingat ka. Ayo, bye. Ha? Thank you. Boss, marunong ka pala mag-bisaya. Ngayon ko lang nalaman, Boss Chino. Ah. Marunong ka marunong pala. Marunong yan. Nag-bisaya kayo pag, when we speak to each other. Pag nagtatawagan kami and, you know, we don't just talk. We converse talaga. Like an hour and a half. Bisaya yan. Very fluent. Kaya, okay. Yan ang, Boss Chino. Mabago kong paalam. Ano, ito lang last. Ha? Sa tanang mga Bisaya, okay? O sana ako na natutunan sa akong yung pagkuan sa akong journey, no? Be proud of who you are, be proud of your language, be proud of your heritage. Yan ang itinuro sa akin. Bilang isang Tagalog na in-embrace ang Bisayan language, I am proud to say kabalo ko mag-Bisaya kasi yeah. I learned how it is to be a nationalist dahil sa tanang mga Cebuano. Salamat kayo. Boss, salamat, Boss Chino. Thank you so much. Babalik po kami. We'll talk about trade at yung statement ko po sa PBA Motovlog. Babalik po kami agad. Bye-bye. Thank you so much, Boss. Boss Chino, love you. Hey, Mr. Commissioner. I am here, and I want to play in your league. Let me in. Hey, what are you scratching your head for? You need something to scratch too? Well, here, take this. We have 3 cards so you can win up to 200,000 pesos. That's a whole lot of money. Peta, peta, I got, y'all. Ooh, Lord. Scratch it. For the past 2 years, I have been at a very important chapter of my life, playing the game that I love. Nothing beats the feeling of overcoming your weaknesses and hitting new strides. I may have fell short of my target sometimes, but I won't stop until I get there. After all, my primary goal from the beginning is to go for gold. Please help me achieve my goal, our goal, by Go for Gold cards and be part of our success. Our pride, our country, our cards. Go for Gold, helping Filipino athletes achieve excellence. I am so mad. I can't help but scratch my head. How can there be a basketball league that has a height limit? Huh? Tell me, where in the world can you find a league that disallows big men to play? All right. Now that I am here in the Philippines, if I can't play, I will scratch. I have my Go for Gold cards, and this will be my new career. Superman, Super Scratch. Oh my God! Oh! Oh wow! 1,000,000 pesos? Peta, peta, I got a stink toe! Ooh, long! Alright, salamat po sa Go for Gold. Oh, ito, marami nagsasabi, nagpo-promote daw ako ng sugal. Hindi ako nagpo-promote ng sugal. Okay, although masasabi natin na gambling yung Go for Gold, pero hindi ko siya kalala nung mga sa online, di ba? Sa online kasi, hanggat may pera ka, uubusin mo. Ito, pag bumili ka ng 20 pesos, wala ka ng ibang nabili. Wala ka ng ibang option. Tsaka pangalawa dyan, kaya natin sinusuportahan yung Go for Gold kasi sumusuporta po sila sa mga athletes natin. Kasi oh, pag nawala po yung Go for Gold, mawawalan po ng certain portion of support, no, yun pong mga national athletes natin. Kasi wala na yung rules dati na yung kinikita ng PCSO tsaka ng PagCorp, didiretso doon sa mga... Hindi na, nabawasan na yun. So sila yung tumutulong. Tapos yung Scratch It naman, tumutulong naman sa charity. So huwag niyong bigyan ng kulay, no? Okay, sa motovlog, sasagutin mo natin yan. Rico, standby ka lang dyan, ha? Okay, so Boss Homer, pag-usapan na natin yung mga trade. No, ayan. So, may mga trade tayong mga natutukoy. So, isa ko sa mga binanggit ko last time, mga kaibigan, ay ito pong si Chris Newsom. Okay? So, si Chris Newsom po, he only has
2 conferences left sa kanya pong contract sa Meralco, and he can already opt out of this contract, no, and sign as a unrestricted free agent, so pwede na siyang pumirma kahit sa ang mga koponan. Pero nakausap mo sila, Boss Homer, ano sinabi ng Meralco? No, you had the chance to talk to them after I posted it, no, and did they even deny it o may iba silang explanation? May explanation sila. Nakausap ko si Paolo Trillo, ang general team manager ng ano ng Meralco, and he said, "Yeah, nakita niya yung post mo." And he wasn't surprised because, you know, like any good player, may mga suitors, you know, they will always have suitors. Pero they are secure in the knowledge na ma-retain nila si Newsom because, you know, first of all, there is no urgency on their part. Hindi daw nila ilalagay sa trading block because he is signed until April 2025. So I don't know if they're starting to talk about a contract extension. He did not tell me that. Pero yun lang, saka kumpiyansa siya na because of their relationship, they might be able to convince Newsom to stay with the Meralco Bulls. Obviously naman, they are also aware na, you know, he might get some good offers from other teams. So piniprepare din nila yon. But for now, the focus nila, because nga, it's 14 months away, so focus lang muna nila ngayon is for him to play for the national team and to him to play for Meralco. And then they will, I guess, cross the bridge when they get there. Yun ang sabi ni Paolo sa akin. No. Wala yung audio. Audio. Ito, papaliwanan ko yung mga nakuha ko sa mga kuliglig ko. Marami nagsasabi, si Snow Badwan. Ako, kay maniwala, picture siya. Antindi ko ng batting average ko. Lahat ng mga sinabi ko, nagkakatotoo. Nakita niyo si Brandon Ganuelas kasi nalipat na. Papunta na ako ng Talking Texan. Abangan nyo lang. Okay, ito yung sinabi ko ng mga kuliglig natin. Okay? Okay. Inalok na sa Blackwater. Inalok na rin po sa NLEX. So, inalok sa Blackwater, pwedeng iba to sa NLEX. Inaalok na rin po sa Converge. Sasabihin niyo wala ho kayong trade na ginagawa. Eh, ako man ho yung manager ng governor nito pong Meralco. Alam mo na gustong lumaro ni Chris Newsom sa Hinebra. Alam mo na mayroon silang nadidevelop na deeper bond ni Coach Tim Cone as a mentor and student. Di ba? Hindi mo matutunugan na bibitaw sa si Chris Newsom. At alam mo rin na yung Hinebra nangangailangan ng pwesto na papalit kay ng player na papalit kay LA Tenorio. 'Di ba? Hindi mo natutunugan. Huwag mo akong lokohin. 'Di ba? Kaya nga ho na-alarma na kayo at gusto niyo nang ihanap ng pagdidispatcha nito pong si Chris Newsom. Eh ang tanong ho, yung dalawa ho bang inalok ninyo, tinanggap agad yung offer ninyo? Hindi. Kasi nagwo-worry sila na baka pag kinuha namin, binigyan namin ng kapalit sa trade, hindi pumirma. 'Di ba? Kasi kung ako man si Chris Newsom, 'di ba? Nasa twilight na ako ng career ko. Lilipat ako dito sa ano, sa pwede ko mag-champion, makatikim man lang. Dahil iba 'yung nag-champion ka, meron kang pride sa sarili mo, meron kang bonus. Yes. May entering the semifinals bonus, may championship bonus. Parang doble yata, boss, ang championship bonus eh. Oh, pag nag-champion ka, depende sa mood 'yun ng may-ari. Pag sinabi times 5, eh kumikita ka ng 420,000. O i-times 5 mo yun, magkano yun? Sa Meralco, makukuha ba niya yun hanggat andyan dyan yung Hinebra, tsaka yung San Miguel, tsaka yung Magnolia? And sige, dagdag mo yung Token Text. Di ba? Hindi. Di ba minsan o yung mga player? And apart from that, sabi ko nga po sa inyo, iba yung tiwalang ibinigay ni Coach Tim Cone kay Chris Newsom. Di ba? Na sinama siya sa gilas dati nila Chotres, pero hindi ho siya ni-line up. Naalala mo, boss, nung nagbigay kami ng mga player na dapat tanggalin, isa si Newsom sa sinabi ko, dapat mag-stay ha. And nung ginamit sa Asian Games. Oh, ang ganda na nilaro, di ba? Yes, tinanggal. I remember, tsaka tinanggal si ano, Oftana. Si and Oftana. Then Newsom. Oo. Di ba? I remember that. Oh, sabi ko, si Newsom, si Oft, tatlo yun eh. Nakalimutan ko na lang yung isa kasi ang dami ko na naiisip eh. Na napalitan na yung laman ng utak ko, di ba? So, and not only that, tinanggal, tapos yung ibang mga guard na narating, hindi lang naman nakalaro lahat, di ba? Oo. So what's the point? Kaya, go ahead, boss. Okay. So, iba pang mga trade deals natin, Boss Homer, meron ka pa ba dyan mga natutunogan? Nagbubulungan tayo kagabi. Ilabas mo na yung mga baraha mo. Yung si Troy Rosario, pending pa. He really wants to go to TNT. Pero based sa last nating conversation, di ba? Ayaw kasi ng TNT
na to speak to Rosario because yun nga tampe baka daw matampering. Pero alam naman natin eh, you know, if they can, some of these teams allegedly circumvent the rules, and kung talagang gusto mo ang player, you know, I'm sure magawa ng paraan, di ba? Pero ito yun ano ko, the reason I was given was this. Na gusto talaga hawakan ng Blackwater si Troy kasi gusto nilang mag-improve, gusto nilang magaganda yung performance nila. Pero how is the public supposed to believe that? Nakuha nila yung number one pick dati nila si Roser, eh, binato naman nila sa TNT. Diba? So, it's just it's mystifying. So, yun lang. Yun lang muna ang ano ko ngayon. So, wala ka na? Mga, wala ka ng bala? Wala. Oh, ikaw mas marami. Ito pa, isa. Si Troy Rosario po. Ayan, since nabanggit mo na si Troy Rosario, kinukuha po yan ng NLEX. At kinukuha din po ng TNT. Pero ako boss, ang latest na nadinig ko, parang nagdadalawang isip na siyang bumalik sa TNT. Kasi kahit papano, si Troy, Ilocano yan eh. Mapray dyan eh. Sinukan nyo na ako dati, ibabalik nyo pa ako. Diba? Eh, pagka nga may toothpaste ka, pag naibuga mo na, hindi mo na maibabalik eh. Parang ganun yung pakiwari niya ngayon, boss. So may next option siya ngayon, NLEX. Pero sabi ko nga po sa inyo, at the end of the coming All-Filipino Cup, UFA na rin ito pong si Troy Rosario. Yeah. So, he can sign anywhere. Okay? So yeah. Yung mga Blackwater people po dyan, di ba, kung gusto nyo may makuha pa, kapalit man ho, kung ano man yan, i-trade nyo na po ngayon si Troy Rosario bago po mahuli ang lahat. Kasi target din po yan ng San Miguel at ng Magnolia. Dati ng Ginebra, hindi na ngayon, Magnolia. So ang sa Magnolia, ang tinatarget po nila doon, eh, mabuo ho yung Arvin Tolentino tsaka Troy Rosario tandem doon para ma-beef up yung kanila pong front line. Diba? So yan yung isa natin titignan. Si Mo Tautua, no, alam ko itinetrade na rin po ito. No, pero we don't know kung nabago na rin po yung pakikipag-usap ni Mo. Ako, nadinig ko si Mo Tautua, boss. Parang gusto na niya na, can I be traded? Patapos na rin yung kontrata nito, boss, eh. Diba? Kasi hindi niya nagusto. Oh, yung nangyari dun sa kay Calvin, diba, na parang at the end of the day, nag-sorry lang, tapos na, diba? Ang gusto niya sana is public apology na wala na rin nangyari, nakakalimutan, ha? So parang gusto niya malipat sa ibang mga koponan at ma-explore din. Kasi parang si Mo Tautua po, nakikita niya, no? Base sa mga nakakausap natin, is parang ginagawa niya yung lahat, pero pag dumating si Junmar, bigla na lang siyang naka-etchepuera. Yung alam mo yung hindi na-appreciate, di ba? So, siguro ito si Tautua po, gusto rin niya na mabigyan ng recognition. So, he hoped, yeah. At nakikita niya na with Junmar still, no, a dominant force to reckon with, hindi niya makukuha yun doon kasi yun ang kapalitan niya. Di ba? So, gusto rin siguro daw mag-explore nitong si Mo Tautua, and I think is getting a new agent. No, to help him out. Hindi ko lang alam kung sino yung agent niya ngayon. So, yan, yung isa sa mga aabangan pa nating mga posibleng development dito sa off-season or before the All-Filipino Cup. Pero malapit na yung All-Filipino sa February 28 na yun. Tapos, ito pa yung isa. Okay, so since binanggit nyo sinambatak po, dapat papunta na ng token text. Yan, ando na sa Blackwater, di ba? Pinigil lang muna, yeah, ni Jeff Carriazo yan. Okay? So, pero ang sabi nila is after one conference, diretso na ho ng talk and text yan. Pero hindi natin ho alam yung patience nito pong si Coach Chot Reyes. Lalo na, bumalik ho siya sa koponan. Hindi natin alam kung po pwede yung bulungan niya si Mr. MVP Share. Baka pwede mo nang kunin si ng batak. Nakakatatlong laro naman na sa Blackwater. Dali mo na dito kasi kailangan natin. Lalo pa, wala si Mikey Williams. Kung babalik si Mikey Williams, no, may chance na ma-delay pa yung ng batak. Pero kung hindi ho babalik, tingin ko ho, mapapabilis po yan. Hindi tatagal ng isang conference yan. Ikaw, Boss Homer, ano latest mo kay Mikey Williams? Ano na ba siya? Wala, nag-usap na sila si Chot Reyes, Coach Chot, pero wala pang no money was discussed. I keep following up. Hindi na ako sinasagot ni Coach Chot. So I'm not gonna be surprised kung in the next week or so, baka bigla na lang sisipot dyan si ano ko. Bigla na lang mag-show up si Mikey dyan because all of a sudden, they're not talking. Yan minsan yung nakakainis sa mga taga-PBA. You know? Hindi naman ho lahat, di ba? Yung pagkailangan kanila, text ang text sa'yo, di ba? Pagka yes, biglang andyan dyan na, malapit na makonsumate yung deal all because tumulong ka na ilabas yan, biglang dead ma ka na, di ba? Nakakainis yung mga ganyan eh. Di ba? Very disappointing. Totoo. Diba? Totoo yan. So, ako malamang yung silence nila, no, means already yes. Almost in the bag na yung pagbabalik, di ba? Okay, yes. So, eto pa isang trade, ha? O, yung mga fans po ng Barangay Ginebra, may gusto ko kayo, boss naman, baka naman gusto mo maglabas ng trade, ako na lang yung ngaw-ngaw rito.
No, wala, boss. Wala talaga, boss. Oh, eto, wala. Eto, and, muna, eto muna yung request ko, boss, sa kanila. Bago ako magbato ng isang matinding trade. Ha? Eh, baka gusto nyo naman nung i-like, no, yung amin pong broadcast. Kaya i-heart nyo sa Facebook. I-like nyo na rin po yung aming video sa YouTube para mas makatulong ito para i-suggest ho kami ng Facebook sa iba pang mga sports fans. Kasi sa totoo lang, ang ganda ng quality ng content namin eh. Pinuri yung sarili. Di ba? Makatotoo. Tapos alam namin yung mga nangyayari pero ang babaw ng views namin. Pero ito lang ha. Hindi ho namin pinupuri yung sarili namin. Wala ho kaming pakialam kung mababa o hindi ho yung views namin. Dahil hindi ho namin pinagkakakitaan itong broadcast namin. Kumbaga, parang kayo, basketball fan kayo. Ako, basketball fan, sports fan lang rin ho ako. At sabi ko nga po, kahit ho may iba na akong trabaho ngayon, no, nakita nyo naman, nakabarong ho ako ngayon. Di ba? Yeah. Eh, ginagawa ko po ito dahil passion ko to. Kumbaga, ito yung isang trabaho ko na hindi ko matalikod-talikod. Alam mo, Boss Homer, ito, aaminin ko sa inyo, after nitong broadcast na ito ngayon, 3 months po ako na mawawala. Hindi po ako muna magpapakita sa inyo. Kasi gusto ko muna magpahinga kasi nakaka-stress din eh. Diba, okay po ba kayo doon na bigyan nyo naman ako ng pagkakataong magpahinga, hindi po muna ako mag-a-update. No? Hindi po muna ako magsusulat sa spin.ph. Hindi po muna ako magbibigay ng mga hints. Okay? Pero heart, like. No? Pakilike nyo naman po kami sa YouTube, lalo na dahil gusto ko namin ma-develop din yung aming channel para at least na mas ganaan ho kami makapagbigay ng update. Eto na! Matinding trade update, Boss Homer! Babalik po kami agad. Panoorin nyo muna yung video ko nung siklista pa ako. I never shy away from challenges. I am not afraid to take chances. Dito ko kasi masusubukan kung hanggang saan kaya ang aking limitasyon. Huwag kang matakot to leave your comfort zone. Life is a sport. You win if you play it well. Just like this game, ang bawat kiss-kiss mo ay may naghihintay na panalo at papremyo. Dahil bawat card na bibilin mo, may matutulungan kang atletang tulad ko. Yun ako, boss, nung nagsa-cycling pa ako eh. Nakita mo yung itsura ko? Diba? Boss Homer, nakita mo yung itsura ko nung nagsa-cycling pa ako? Di ba? Yes. Sa track. Hindi, joke lang. Magandang gabi sa'yo, idol Nico Welgas. Okay, so sabi ko sa inyo ha, enjoy while it lasts, no? Baka ito na muna yung last na segment ng Spin POV natin. Uy, salamat pala sa Game Changer, boss. Nagbibigay sila ng damit. Hindi ko pa nakuha yung damit, idol, na pinadala mo. Okay, so siguro in the next few days, no, try kong kunin. Kaya lang, baka hindi ko na umasuot kasi last episode no, ito ng No Cooking Show eh. Boss Homer, ikaw, mag-thank you ka muna sa mga sponsor mo. Ayan, oh, may Midas Smart Resources Corporation. Ano ba yan? Sa Cebu ba yan, Midas? Parang Al Francis, Midas Touch. Isa lang sponsor ko and walang conflict of interest dahil nga hindi sila ano sa sports. They are a language center na nag-aano ng, you know, just go to their website. Sorry. Ano sila, Snow, nag-aano ng mga Philippine nurses na bring them abroad. So, yeah, nagtutulong. Sa sila nagpapadala, boss, saka ano yung po pwede nilang bisitahin website, lalo na yung mga nurses na gustong makakuha ng serbisyo mula dyan sa Midas, Boss Homer. Sa sunod na, ano, sa susunod na, I did not get the, I do not want to mislead them, but Midas Corporation, i-update ko na lang sila sa, siguro sa sunod na broadcast natin, or I will tweet it, tapos paki-retweet na lang, boss, para doon pupunta. Magandang organization to. It's actually, you know, helping Filipino nurses find employment in Europe, Germany, and other places. Hindi pa yata sila nakapadala sa United States, I'm not sure, but in other places of the globe. So talagang maganda ito, boss. Tapos napakatinding basketball fan ng kaibigan nating CEO dyan, si Serge. Kaya nga po. So, okay. So thank you, boss. Ang ganda ng barong mo, boss. Okay. I can't stop staring. Galing ako sa meeting sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Pero teka muna. Yung sinabi ko po na last episode na to ng No Cooking Show, totoo po yun, ano? So this might be the last episode kasi gusto ko muna magpahinga. Akala nyo kasi hindi mahirap yung pressure namin nila, Homer, pag inaatake kami ng mga buwisit. Ako, actually, hindi ho ako affected. Kaya lang, minsan, no, nakakabanas din yung mga hirituno mga yan. Kung ano yung pinagsasabi, lalo na pag hindi mo, alam mo na hindi totoo yung sinasabi, parang gusto mo sapakin eh. Diba? O, yung mga taga, yung PBA Moto Club, Rico, may mensahe ko sa'yo, ha? Standby ka lang dyan. Pero tarangin muna kita, Boss Homer. Ano yung balita na babalik ng Ginebra si Greg Slaughter? Kasi may konta ka dyan eh, di ba? Sa Japan B-League. May nasagap ka na ba dito? Wala, boss. Well, what I know is, under contract pa si ano. He's not playing actively, di ba? Kita na natin, pero nilagay sa practice squad. Meaning to say,
he's still a valuable part of the team. So, hindi ko narinig yan, boss. The last time I heard, medyo galit pa yata sa kanya ang management. Eh. And correct. I don't... Malabo yan. Joke yeah, time. Malabo yan. Tsaka, it's a big surprise. Tsaka walang kailangan sa big man ngayon yung Hinebra, lalo na yung mabagal at lilembot-lembot pa. No? So, nagpapapanaluho sila, so hindi ho muna nila kailangan yan. Diba? Okay, ito pa. Boss Homer. Boss Homer! Ito na yung mga trend. Oh, yung mga Hinebra pa, nakanganga, oh, nag-iintay. Yung Hinebra po, no, tinatarget nila si Alex Stockton. Gusto ko nila eh, kasi kung hindi nila makukuha si Chris yung Sam, gusto ko nila si Alex Stockton. Tsaka future yan eh. Matagal-tagal ho yung mileage niyan with the team eh. Diba? And alam nyo naman, oh, what Hinebra or Boss Al Francis wants, he gets. Diba? So eto ho ah. Eto. Panoorin yung mabuti. Okay? Para patensya na kayo, binibitin-bitin. Oh, pingin naman ng like dyan sa Facebook at sa YouTube. Initially, ewan ko lang kung itatanggi nila to, pero normally ako mas gusto kong tinatanggi nila kasi mas nangyayari, 'di ba? Ito ah, yung mga teams, so, wag ho kayong magalit sa amin pag nilalabas ho namin yung mga trade na nangyayari ho sa inyo. Kasi pa, di ho ba kayo natutuwa? Mas lalo ginaganaan yung mga fans na manood sa PTV, ay sa PBA, 'di ba? Kumbaga parang nagkakaroon ng interest, 'di ba? Na hindi naman ho nagagawa ng iba na nagko-cover sa inyo. So, pero ako gusto ko muna magpahinga. Diba kasi nakakapagod din ho eh, yung pressure na araw-araw, pagka binuksan mo yung messenger mo, may, oh, no, ito, balita, ganito, ganito, tapos gagawin mo ng story, susulat mo, itatype, nakakapagod na rin ho yun eh, tapos biglang babanatan ka pa ng mga ugok, na mga nagko-commit doon, na wala naman yung mga saysay, kahit ho si Boss Homer dati, tinitira eh, diba? Okay, ito na. Ang balak daw, no, ng Magnolia, at ng Hinebra, para makakuha si Alex Stockton, ganito po ang gagawin nila. Anong team ba si Alex Stockton ngayon, Boss Homer? Converts. Ah, yun upang San Miguel tsaka yung Converts mag-uusap ng diretso? Sagutin mo ako, Boss Homer. No. Bakit? May conflict konti dyan. Ah, medyo may, ano yan, di ba? Medyo may mainitan po yung dalawa na yan. Di ba? O mag-like-like lang, okay na mag-like-like habang nagsasalita kami. Yan na lang huumbayan nyo sa amin. Okay. Kung baga sa awitin ni Taylor Swift, Bad Blood. Bad Blood. Oo nga. Na, perfect term. Ito ang gusto nila. Daw ah. Daw na gagawin. Ito, pwede yung mabago to. Tandaan nyo yung mga trade developments kahit sa NBA, mailalabas, biglang magba-back out to yung kausap o magbabago ng isip po yung nag-initiate ng trade. No, hindi na ho natin kontrolado yon. Diba? Pero like nga na sinasabi ko, balikan nyo, i-backtrack nyo lahat ng mga sinasabi ko. Katulad James Shop, aalis ng Raynor Shine, natuloy. Pupunta ng Blackwater, natuloy. Diba? So, i-backtrack nyo po yung mabuti, yung akin pong record, no? At since 2009 ko ginagawa yun sa social media, di ba? Sa PTV pa. Eto na! Ang bala ko nilang gawin, daw, ite-trade po ngayon ng Magnolia. Ah, sandali. Pag sinimulan ko sa Magnolia, hindi maganda. Hindi, sa Magnolia talaga start nito, boss. Si Calvin po, ite-trade nila sa Northport. Kukunin nun ng Magnolia, okay, si Arvin Tolentino. Okay? Nasaan ngayon si Calvin? Oh, pagka pumunta na si Arvin doon, oh, straight trade, oh, balance yan. Di ba? Asan yes po ngayon si Calvin Abueva? Nasa? Hinebra. Hindi, Northport. Nasa Northport. Ah, oh, yeah, Northport. Okay. Nasa Northport. Sorry. Okay, nasa okay. Northport. Eh, alam naman ho ng San Miguel na gusto ho ulit makakuha ng Converge. Ito pong si Calvin Abueva dahil bata po yan ni Delta. Dahil di ba naalala nyo ho, last year sinabi ko sa inyo lahat ng mga player ni Delta gusto niya ipunin sa Converge. O kung hindi man, dadalhin niya dun sa Pampanga Giant Lanterns. O, di ba ando dun na sila Encho Serrano tsaka si Arwin Santos? O, tama ba? Naalala nyo yun, no? Sinabi ko yun? O, ayan. So, pag nasa Northport na po, ito pong si Calvin Abueva, aalukin po nila ngayon yung Converge. Ang gusto ho nilang makuha, si Alex Stockton at si Ambohot. So yun yung gusto ho nilang maging kapalit ni Calvin Abueva. So tinanong ko po yung mga kuliglig natin sa Converse, gusto niyo ba ito? Gusto niyo ito? Pwede natin pag-aralan yan. Tignan natin kung ite-trade din na si Calvin dun sa Northport. Tapos po pwede na natin mapag-usapan yan. Kasi oh, it's not about the player, no, or a player already reaching the prime of his career, no, yung peak ng kanyang career.
But it's about a homecoming of some sorts for somebody like Calvin Abueva, who was discovered by Governor Delta Pineda. Diba? Ang tanong ngayon, diba? Ibibigay kaya si Ambohot at saka ito pong si Stockton? Si Stockton po, magre-renew na. At bukod doon, si Stockton po, hinahabol din ng Talk and Text at ng NLEX. At malamang ng Meralco. Gumagalaw po rin ngayon yung Meralco eh. Hindi ko pa lang ho alam kung ano po yung gagawin nila. Okay? So yan ho yung isang trade na posibleng mangyari kung matutuloy. Okay? So si Calvin ho, ibabato ho sa Northport, kukunin si Arvin Tolentino, mapupunan po yung kailangan para sa shooting big man ng Magnolia. Tapos, ipapalit ho nila si Calvin kay Ambohot at saka dito po kay Stockton. At anadilig ko si Ambohot, ibabato din po doon sa Magnolia. Kasi hindi naman ganong kailangan pa niyan yan eh, di ba? Nang Hinebra yung uri nito si Ambohot eh. So yan po. Bakit hindi natuloy? Hindi pa ho nagko-cooperate yung Converge. So tignan natin. Ikaw, nakakausap mo yung Converge, boss? Boss Homer? Oh, boss, pero hindi masyadong kala... It's not as... The love is not as deep as yours. Yan lang. Eh, I they tell me things that they don't... that they only tell you. Kung yun. Yan ang totohanan yan, ha? So I know, just like in the PBA, I understand my limitations. Marami akong connection, pero hindi kagaya sa'yo, boss. Ang dami talaga. Hindi naman, boss. Nakapag-develop. Kasi ako, boss, ano eh. Actually, humahanga nga ako sa'yo, boss. Wala ka naman established na intimacy sa mga taga-PBA, pero ang dami mong contact eh. Marami yung contact si Homer, ha? Nakakausap pa niya yung mga big boss. Ako, tagal ko kasi nag-PBA, ang tagal kong pumapasok doon araw-araw. Di ba, nakapag naging mga kaibigan ko yung mga tao doon, nakapaging kaibigan ko yung mga boss. Boss Aris, hey, namimista kita. Matagal-tagal na tayo hindi nakakapag-usap. Di ba? So, yan ho yung ano. Yan ho yung latest. Marami pa ako mga trade boss eh. Kaya lang ayoko. Dami, boss. Ayoko na munang ilabas, boss. Kasi mga ano pa yun, nasa infancy pa yun ng mga negosasyon nila eh. Di ba? So, bukas ko ilabas sa spin yung kay Newsom. Oh, yung kay Newsom, ilabas mo bukas. Okay, so siguro magpapaalam na kami sa ngalan ni Boss Dodo Katakutan at saka ni Boss Chino Trinidad kanina, at saka ni Boss Homer Saison at yung mga libo-libo pong nanood. Kanina pumalo tayo ng 3,800 live viewers. Isipin mo, wow. Boss, puta, times 300 ng power and play at saka ng ano yun. Joke lang. Hoy, Commissioner Noli, alam, wag ka magagalit at saka Boss Kinito, nagpapatawa lang po tayo doon. Okay, maraming salamat po sa inyo. Mamimiss ko po kayo. So, siguro starting tomorrow, ang mga ipopost ko po muna sa Facebook page ko, mga picture ko na lang muna, yung mga nasa beach, yung mga pagkain. Yung barong, boss. Yung barong. Yung barong. Ganda talaga. Saan kami maka... Where can we buy that, boss? Ano to? Onesimus lang to. Mura lang to. Walang yak. Ah, eto na! Yung PBA Moto Club, boss. Eto na, ha? Eto, ha? Si pangalan nito, si Rico Meyerhofer. Kiniliti ko po yan. Diba? So, the other day, actually, galing ho ako kasi sa matinding meeting, kaya hindi ho ako nakasagot. Okay? So, kaya hindi ho ako nakapag-prepare talaga ng mga video na talagang panduro ko dyan sa mama na yan. Okay? So, ang sabi ko, diba, sa linya ko, diba, na alam nyo ba bakit PBA Moto Club ang tawag sa grupo nila Rico Meyerhofer? Sabi ko, nadoble ko pang yung letter F eh. Eh kasi nga, hindi ka naman ganun sumikat pare para maalala ko yung pangalan mo. Si Kagiwa, kahit baliktad yung mga O at A, alam ko kung saan ang pwesto eh. Kasi sila Pingris lang naman ang pwedeng tawaging PBA legend. Yung leader-lideran, hindi. Ay, joke lang. Huwag kang re-reply ng video sa video na ito. Huwag ka nang gagawa kasi masanay ako. Di lumabas ho siya. Galit na galit. Naglita niya ho siya ng siguro mga inabot ng mga 23 minutes. Silang dalawa ni JJ Helterbrand. Diba? At the end of the day, sabi niya, nakakalungkot eh. Kasi ginagawa naman natin lahat na maganda. Tumutulong naman tayo sa kapwa natin. Pinapasaya naman natin yung mga viewers natin. Nanumbat pa eh, diba? Nanumbat pa eh. Nanumbat pa eh. Diba? Tapos may mga taong ganito, bigla na lang tayong hihilahin. JJ, ano tingin mo? Parang ano daw tayo, hindi raw tayo legend. Eh, ugo ka pala eh. Ba't sinama mo si JJ Helterbrand sa hindi legend? Eh, kahit balibaliktad ang panahon, 40 greatest player yan, hindi legend yan. Eh, kung may tinutukoy ako, ikaw yun! Diba? At huwag mo masamayin yung hindi ka legend. Eto nga eh, tignan mo ha. Sabi mo, nasaktan ka.
Tama, sabi mo, nasaktan ka. Na sinabi kong hindi ka legend. Eh, hindi naman ako legend. Tapos, JJJJ, abot ang sudut mo kay JJ eh. Di ba, ako, tignan nyo, nakita nyo? Humingi ako ng tulong kay Homer. Tinanggal ko sa screen si Homer. Kasi po, pwede kong gawin dyan. Di ba? Teka lang ha. Pwede ko kasing gawin dyan. Eh, gagawin kong ganito. Oh, Mer. Tulungan mo naman ako. Tinira ako ni Rico at saka ni JJ. Ano masasabi mo doon? Tama ba yun? Fair ba yun? Eto, ha? Sumama ang loob mo. Tapos sinabi mo, alam mo, pare, pinatawad kita eh. Pero ano eh, ganito eh, ganito, hindi ka man, alam mo yung sinabi mo, nangingi na ako ng tawad sa iyo eh, pero biglang ganito eh. Oo nga, nangingi ka nga ng tawad. Kasi alam mong babalik na ako sa isa spin doon, alam mong titirahin na kita. Pero alam ko, Rico, na alam mo rin na sinabi mo sa mga kagrupo mo, pinipigilan ka ng mga kasamaan mo, huwag mong tirahin si Snow, baka balikan tayo niyan, pare. Eh, alam naman nun ng lahat ng tao, pag tinira nyo ako, para akong 69 eh. Kung ano yung ibibigay mo, yun na ibibigay ko sa iyo eh. Kung mabait ka sa akin, tulad si Boss Homer, oh, pinapautang ako lagi niyan. Mabait ako kay Boss Homer, para akong aso. Diba? Eh ikaw, binanatan mo ako, babanatan kita. Nung magsasalita na ako sa spin, POV, bigla mo akong, pare, pasensya ka na, ano lang naman yun, ganun. Kasi, tinira mo ako, kasi gusto mong gamitin yung galit ko, yung spin, tsaka yung iba pang mga platform ko, wala na mga akong viewer, di nga ako active dito, wala nga akong pakialam dito kung may manood o hindi. Ginamit mo para may manood dun sa inyo. Di ba? Ginamit mo. Ngayon, eto na. Paikliin na ho natin yung kwento. 23 minutes nyo akong pinag-usapan kung ano-ano yung mga isinumbat ninyo na kesyo, tumutulong kayo sa kapwa. Nag-iipon lang naman tayo, di ba? Tapos dinadala natin, tinutulungan natin si Royder, tinutulungan natin. Tapos, ang ginawa tuloy ng mga tao, ikaw, Sto, may mga natulong ka ba? Eh, mga ululho pala kayo eh. Ano wala akong tinulong? Baka gusto nyo ipa-comment ko dito lahat ng mga tinutulungan ko pero hindi ko bino-broadcast. Oh, alam nyo ba yon? Na merong nanay, muntik na matay, tinulungan ko sa ospital. Hindi man ho ako naglabas ng pera dahil hindi naman ako ganong kayaman pero humana po ako ng mga connection ko. Hanapin niyo yung ano ko, yung alam niyo ko papak ko pwede ko lang ipakita sa inyo yung aking messenger, pakikita ko sa inyo yung napakarami yung mga taong hiningan ko ng tulong sa iba para lang magkaroon ng pangpabayad sa ospital, panlabas, pampaanak. 'Di ba? Sinasabi ko sa inyo hindi, nabasa niyo yung nilabas ng Basketball Republic? Tinawagan ko nga yung Basketball Republic, bakit yung nilabas 'yan? 'Di ba? Kasi idilagay nila doon na marami akong tinutulungan ng mga charity. Eh yung mga empleyado ko nga po, nagkakautang-utang ako pero hinahayaan ko sila mag-stay diyan eh. Kung iba mga kumpanya ho 'yun, tatanggalin na ho lahat 'yan kasi masyado na malaki yung cost. Ako hindi ko matanggal. Lagi ko sinasabi, "Oy, hayaan niyo na lang muna, adjust na lang tayo, tapos hanap tayo ng ibang racket, tapos punan natin yung mga negatives natin doon sa budget." 'Di ba? Tas kayo, sumbat kayo, ikaw sumbat ka ng sumbat, eh laki na kinikita mo dyan eh. Diba? May mga kasamaan nga kayo dyan, hindi na lumilitaw eh. Kasi sumasama ang loob eh. Hindi nga raw maganda yung nagiging palitan eh. Oh. Hindi yung palitan na salitaan ninyo ha. Yun doon sa, diba? Oh, eto pa. Sabi mo, sumama yung loob mo dahil sinabi kong hindi kayo legend. Kayo ni JJ, si JJ, legend yan eh. At the end of the day, pagkatapos ng 23 minutes ng video, pagkatapos na ng milk mo at napakaraming commercial ang pumasok para may pumasok sa bank account mo, sa Facebook ko kasi pagka naka-1,000 ka na viewer, hindi. Parang pag naka-5,000 ka, meron kang $100. O yung mantakin nyo yung bilang nila, bilangin nyo yun. Ako kaya ako, wala akong pakialam. Nakita nyo ako nagbibideo. Ngayon lang ako nagla-live kasi napakaraming mga fans po ang nagsasabi na, Snow, mag-live kayo lagi. Ay, pinagbibigyan mo namin. Kahit pagod na pagod ako, alam nyo, hindi pa ako naliligo, yung brief ko kahapon pa. Inuna ko mag-live ngayon. Kasi oh, may passion, mayroon akong kumbaga nakikitang obligasyon sa mga tao na makapagserbisyo. Hindi ko obligasyon dito kung may manood kayo. Kaya nga, di ba, pag kami sa Facebook ko, tumitira sa, eh, umalis ka rito. Di ba, wala akong pakialam. O, tapos eto na nga ang sabi ko, tapusin na natin ito. 23 minutes na nagsalita kayo, tinira nyo ako ng tinira, all because sumama ang loob din nyo. Diba na sinabi kong hindi kayo legend? Eh, inamin nyo rin doon sa linya ninyo. Hindi naman talaga kami legend eh. Hindi naman talaga kami legend. Oh, ba't siya ba yung loob mo? Sasabihin mo rin pala, hindi naman kami legend kasi na-injure ako. Kasi ganito ako. Eh, inamin mo rin na hindi ka legend eh. Ba't siya ba yung loob mo? Diba? Gumawa ka ng video na 23 minutes kasi gusto mong una,
pag-usapan ako, titignan mo, kung kikita ka ng konti, eh, naka 50,000 ka, di magkano yun? Sa YouTube, magkano yun? Oh, nasa mga $100? Tama ba ako? Ah, hindi, $100. Mga nasa ano na yun, boss? 100 times 10. Mga almost $500 na yun. Oh, di kumita wow. Ka rin. Di ba? But anyway, ito Rico, no? Magkaibigan tayo, alam mo 'yan, 'di ba? Pero mas kaibigan ko sila JJ, sila yung mga nasa paligid mo. No. Kung ako inasar mo, hindi ako napikon, hindi na ako gumante nung tinawagan mo ako. Ba't ikaw galit ka, naglabas ka ng video. Tapos yung mga punch niyo dinadala niyo pa sa akin. Eh yung mga punch niyo, mga tungaw din. 'Di ba? Oh. 'Di ba mga tungaw din naman yung mga punch niyo, karamihan diyan eh. O amen ng amen sa inyo eh. Kung ano yung mga pinag... Okay naman yung pinag-uusapan kayo. Nasa perspective nyo yan as ex-basketball players. Diba? Respetuhan tayo. Pag kami may sinabi kami na tungkol sa mga balita, misa kinokontra nyo pa ngayon mga sinabi namin eh. Yung kay Arwin, ginatungan nyo. Hindi nyo ba alam sumamay loob sa inyo nung mag-asawa? Si Arwin, tsaka yung asawa niya, si Yvette. Kasi na taken out of context yung statement niya na in-interview ko siya sa Spin. Diba? Oh. Eto, alam nyo, gusto kong gumante no, ng todo talaga. Yung talagang bo-balljacking ko. Kaya lang kaibigan kita, Rico, eh. Nagsalita lang ako in terms of doon sa pagsagot sa mga sinabi ninyo. Ngayon, dumating sa akin yung mga hater ninyo tapos sinabi nyo pa, sige, follow natin, sabi ni JJ. Eto si JJ, wala nga, hindi nga ako galit dito, eh. Diba? Oh, eh, kahit na naman nagsalita ka na parang galit ka sa akin. Eh, ano ba kita, JJ? Diba, alam nga naman ilagay ko doon, sina Pingris, sila JJ Helterbrand, sina Macardona lang ang legend. Alam nga naman, isa-isayin ko pa yun, wala naman akong time. Diba, at saka JJ, hindi ko na kailangan sabihing legend ka. Nag-MVP ka eh. Ilan ang championship mo? Diba? Diba? Oh, yun lang. So, eto ngayon, eto na yung ating punchline. Ha? Eto na yung matindi natin, ha, mga kaibigan. Dahil gusto mo na magkasubukan tayo, Rico, Miyerkules o Huwebes, magla-live ako sa page ko. Yan yung huli kong live. Okay? Yan yung magiging huli kong live. Lulusubing kita sa PBA Moto Club Headquarters. Hintayin mo ako. Hintayin nyo ako dyan. Ha? Hintayin nyo ako dyan. Yung mga nagsasabing duwag ako? O eto ngayon, pupunta po ako sa headquarters ng PBA Moto Club. Baka Biyernes. Hintayin nyo ako dyan. Ilalive ko mula pagbaba ko po sa kotse ko no na mumurahin hanggang sa pagpasok ko sa loob. Kaya make sure andyan sila Doug Kramer, sila Mac Cardona, sila Ryan Aranya, yung mga bad boys. Pagpasok ko, nakita nyo yung nangyari kay Jamie Malonzo? Ganun na mangyayari. Ito rin ang isusuot ko, kulay puting jacket yun ang isusuot ko. Hintayin nyo ako, ha? Hintayin nyo ako sa headquarters nyo. Ha? Hintayin nyo ako. Tandaan nyo yan, okay? So, Boss Homer, pasensya ka na, naglitaan niya ako, ha? It's okay. Ano? Mabuti yung you can ventilate your emotions. Kaya importante yun, eh. So, hindi na kayo pipent up. Masama nga yung loob ko. Boss, okay, cold water, boss. Cold water lang. Oo, kanina pa ako minum. Anyway, Boss Homer, salamat. Tas kanina, pasensya ka na, hindi kita masyado ng pagsasalita. Kasi oh, no. Hindi rin ako makapagsalita kay Gino. Inayaan ko na lang. Kumbaga parang veterano to, ano to, ano natin to, senior natin to. Hayaan natin. Yes. Di ba? Hayaan natin. It was a delight. Uh-huh. Okay naman. He was talking a lot of sense and good points, very educational. So, I was happy to be a part of the learning experience. So, di ba? Marami tayong natuto kaya no. Pero ito kaya, Ito, hanggat may mga nagmamahal po sa amin, naghihintay, hindi po mawawala yung No Cooking Show. So we'll see you again next Monday, kasama natin si Boss Dodo. Ah, joke lang ako yung kanina na last ko na to. Ano akala nyo? Babalik ko ako pagkatapos ko pumunta sa headquarters ng Moto Club kasi baka pagbigla ako to sinara tong programa, sabi gulpi sa radio si Stu, siguro lumpo na, hindi na lumabas. Hindi! Babalik ako. Ha? Dala-dala ko yung book ni Rico Mayer Happer. Di ba? Nakita nyo na? Joke lang. Okay, antabayan niyo po mga kaibigan. Si Billy Manzano, halika, gusto mo ako samahan doon? Lusubin natin yung Moto Club. Diba? Billy, gusto mo ako? Doon, sa Moto Club. Boss Homer, maraming salamat sa'yo. Meron ka ba message pa? Meron ka pang gustong pasalamatan? Invitation, whatever? Ah, wala boss, sabi ko lang na yung pabiro mo kay sa yun know, kay na Comnoli na show at saka kay Dayan, pabiro lang yun. They are all our friends and they also do the same services we do, providing the sports fans. Yeah. There is the sports pie is big enough for everybody to take partake.
Oo nga. So, yan boss, lang, boss. Boss, next week ulit, ha. Salamat sa Maidas, boss. Oh. Baka may pasalamatan may Maidas, boss. Maidas. Oh, thank you. Maidas, Serge. Maraming salamat, bossing. Thank you. Thank you sa walang sawang pagsuporta. One of my really good friends and partners. Kasi, di ba, no, when I go to travel, cover events, hindi naman, Spin doesn't pay for my travel. So I have to depend on my own personal funds. And most of the time, tinutulungan ako ng Maidas. And just for the love of the sport. So wala, hindi nga sila naghingi ng ano until you were the one who asked for a logo. So other than that, sabi nila, tulong lang sa amin yan. Just yeah. we appreciate what you do. You know, yun ang also idagdag ko sa atin. A lot of the, yung mga nag-listen sa'yo, Snow, and who consume your content, hindi nila alam the passion and the time, the dedication that it takes. Tapos ang magawa, tubas lang. Kung wala naman kayong magawa, libre na yung binigay na service sa inyo. These are the information like for now. Yung mga trade information, di pa lumabas sa news. First hand yan, galing kay Snow. Instead of susuklian mo ng pag-like o subscribe, ibabash pa. So that is, yun ang nakakawalang gana. That's why, believe it or not, Snow, I have 9,700 followers on Twitter, X, pero I have 11,000 na na-block. Because I don't want to engage. Marami nagsabi sa akin, hey, huwag mong i-block yan, mas larami yung followers mo. But I said, I don't need that in my life, yung negativity. If you don't want to consume my content, kung hindi ka agree sa mga columns ko sa Spain, that's fine. But I don't need you either, so I don't want you to follow me and I block you. So ganun lang yun pa sa akin. I know iba yung sa US, no, because you have boots on the ground. Tapos, you know, I also understand where you're coming from na talagang kinaka, you know, you have to come back to them. Pero sa akin, iba lang. So, to each his own. Kaya nga eh. Ito ah. Teka lang, Boss Homer. Ako rin ho kasi nagkukontrol nitong ano namin eh. So, ito ah. May mga nagsasabi oh na mukhang magko-collab lang daw kami ni Larico. Ha? Hindi ho totoo yan. Alam niyo kung bakit? Ito ah. Para ho patunayan ko sa inyo. No? Kung di lang ho ako na busy dahil ho pinatawag ho ako sa somewhere dyan sa isang opisina ho ng gobyerno. No? Kasi ano tayo, tumutulong tayo sa mga social media nila eh. Ito, pakikita ko sa iyo, boss. Pakikita ko sa iyo. Ayan na yung ini-edit kong video eh, oh. Kinakat ko na lahat ng mga statement nila eh, oh. Ayan, oh. Oh. Kinakat ko na. Anong kolab ang sinasabi ninyo? Ayan, oh. Kinakat ko na lahat ng mga sinasabi niya eh. Oh. Ayan, oh. 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 Oh, ayan. Umiiyak. Boss, according to my sources, yung government agency or office na naghingi ng tulong sa iyo, yun daw ang pinakamalaking office, boss. Palacio daw. Yun ang narinig ko, ha? Hindi naman, porque takabarong. Ano? Tiga mo, Boss Homer. Ayan ang patunay ko sa kanila. Anong sinabi ko ninyong wala akong balak sumagot? Actually, hindi nga ako dapat sasagot ngayon kasi puputulin ko to bukas. Dapat ako maglalive. Ayan, o. Oh. Oh. Ayan, ha? Kinakat ko na, oh. Tapos ngayon, dahil nga po na-busy kami, ang kinat ko ngayon kanina, oh, ayan yung mga video nila Jamie Malonzo kanina na ginamit namin tsaka nila Chris Newsom, oh. Kinakat ko na, nung isang araw yan, oh. Ano sasabihin ninyong collab? Basta tandaan mo, Homer, hintay mo ako dyan sa headquarters ninyo, ha? Hindi ko alam sa Wednesday, may meeting ako eh. Tapos sa Thursday, baka may meeting ako. Baka sa Friday, hintay mo ako, basta magla-live ako bigla. Ha? Abangan mo ako dyan. Okay, so siguro on that note, Boss Homer, magpaalam na tayo. Doon sa mga nagpuyat, salamat po sa inyo. Thank you, boss. Magpalit ka na ng brief. Oo nga, magpapalit na ako ng brief. Side A, side B, boss. Anyway, Boss Homer, salamat and thank you so much. Dalawang oras tayo magkasama. 2 hours and 40 minutes. What the? Okay, Boss Homer, salamat. I love you. I'll see you again next week. No? Okay next na po ba? Next Monday. Po, ay, mga request namin, i-reshare nyo naman una, i-reshare yung broadcast namin para mas marami umaabot. Yes, please. Share, like, subscribe. Para mas lumaki po tayo. Hindi ko kami naghahanap ng sponsor dito. Yung Go for Gold, ito, sasabihin ko sa inyo, ha? Wala ko silang bayad dito sa program na to. Dahil tinutulungan nun nila yung mga atleta, tinutulungan nun nila yung ibang mga tao ko na magkaroon ng monthly sweldo, no? Sa pagtulong sa kanila, paggawa ng graphics, etc., paggawa ng mga stories, ha? Ine-extend ko dito yung support. Yung kumbaga pagbabanggit lang ho sa pero wala. Ay, si Homero, magkano utang ko? 5, 10. Nasa 30 na yata yung utang ko sa'yo, Boss Homer, no? Diba?
Wala. I don't know what you're talking about, boss. No, wala. Yeah, nga eh. Okay. Anyway, Boss Homer, salamat. I love you and we'll see you again next week. Ito po ang inyong paboritong programa tuwing Lunes ng gabi, ang No Cooking Show. Walang title, No Cooking. We love you all.